Hello po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Gino, taga Cavite. Si Papa taga Cavite, samantalang si Mama naman ay taga Samar. Mababagong taon noon nang umuwi kami ng Samar. Nasa grade 6 ako noon nang muli kaming magbakasyon doon sa probinsya. Buhay pa noon sina Lolo at Lola. Nagmistulang reunion din yun dahil nagsinatingan din ang ilan sa mga kapatid ni Mama at mga pinsan ko. Tuwang-tuwa ako noon dahil may mga kasama at mga kalaro ako. Namili pa kami noon ng maraming paputok sa bayan. Karamihan ay kuitis at fountain. Habang naghahapunan kami noon ay napag-usapan ni na Lola ang tungkol doon sa dating kapitbahay nila. Nakikinig lang kami noon ng mga pinsan ko. Bawal sa amin ang sumali sa usapan ng matatanda, kundi ay matatampal kami sa bibig. Mabait naman si Lola pero istrikta. Si Lolo naman ay super bait at masiyahin. Palabiro pa ito. Marami din itong kwento tungkol sa mga karanasan niya. Lihim akong naging interesado noon sa mga pinag-uusapan ni na Lola. Kinumusta kasi noon ni Mama yung kapitbahay nila na galing daw sa ibang lugar. Usap-usapan daw na pagbalik nito ay nag-iba na ang kilos at ugali nito. Hindi na raw ito lumalabas ng bahay. Pero may nakita daw na gabi ito kung lumalabas pagtulog na ang mga kapitbahay. At kinabukasan daw ay kumakalat na ang balita na may nawawalang alagang hayop. Noong una, hayop lang daw ang nawawala. Pero kinalaunan ay mga bata na raw. Dalawa ang sinasabi nilang may kagagawan nun. Yung van na nangunguha ng mga bata, o di kaya yung isang kumpanya na kumukuha rin raw ng mga bata at ginagawang alay ang dugo sa ginagawa nilang kalsada at tulay. Yun bang sa construction? Nasa kabilang probinsya daw yun na di ko nalang sasabihin ang pangalan ng lugar. Wala man lang daw nung nang hinala na may iba palang kumukuha ng bata. Mahinang tinanong ni Mama si Lola nun kung totoo raw ba na naging aswang ang kaibigan niya. Yun daw kasi ang umabot na balita sa kanya. Tinanguan lang daw siya noon ni Lola at pinatahimik na. Dumating daw yung babaeng yun ng umaga. Umalis daw kasi ito ng kasagsagan na ng nawawalang mga bata. May naapagturo daw noon na nakita siyang pumasok sa isang bahay. Pangalanan na lang po natin siyang Gloria. Nakita daw ng taong to si Aling Gloria na pumasok sa isang bahay. May bitbit daw itong sako nang lumabas, pero nang hinanap sa buong bahay nila ay wala namang sako o bata ang nandoon. Bisperas ng bagong taon o New Year's Eve noon nang maglagay kami ng mga pinsan ko ng fountain sa harap ng bahay. At doon naman namin nilagay sa likod ang mga kwitis at ilang firecrackers. Excited na kami nung magsindi, pero hinihintay pa rin namin ang mag-alas 12. Kumain muna kami noon at naghintay ng countdown. Nung mag-alas 12 na ay nagsindi na kami ng mga paputok. Inuna namin yung fountain at sunod ay yung kwitis at yung firecrackers sa likod. Habang sunod-sunod na nagpuputukan ng mga kwitis, nagulat ako noon nang mailawa ng babaeng nakatayo sa di kalayuan mula sa amin. Nakaharap siya sa amin at naatitig ng matalim. Nang muling umilaw ang kwitis ay bigla na lang yung nawala. Nang muling mailawan ay sobrang itim naman na aso ang nakita kong nakatayo doon, doon mismo sa pwesto ng babae kanina. Parang sa bawat pagsindi ko noon ng kwitis ay papalit-palit sila ng babae. Hindi ko pagaanong maintindihan noon ang nakikita at nangyayari, pero sa totoo lang ay kinikilabutan ako noon. Sa tuwing iilaw kasi ay kita ko yung babae na parang naglalaway, ganoon din yung aso na parang nauulol. Bigla ako nung tinanong ng pinsan ko kung ano raw ba yung tinitingnan ko. Tinuro ko sa kanya yung babae pero aso daw ang nakita niya. Niyaya ko na siya nung umalis pero uubusin pa daw niya yung sinindihan niyang kwitis. Sinabihan ko siyang sumunod na agad sa akin. Pero nagulat na lang kami noon nang marinig ang malakas na sigaw ng pinsan ko. Nang puntahan namin siya ay naabutan namin siya nung naatihaya at takot na takot. Agad siyang binuhat ng tiyuhin ko na papa niya at dinala sa loob ng bahay. Sobrang nanginginig noon ang pinsan ko. Dilat na dilat yung mga mata niya at hindi makapagsalita. Tulala at hindi makausap. Sa pag-aalala ng tito ko ay dinala siya noon sa ospital. Sumilip ako noon sa may likuran namin.
nakita ko ulit yung babae. Naatingin siya sa bahay namin. Nagmamadali ako nung umalis. Nakaramdam ako ng takot dahil nakita kong parang biglang pumula yung mga mata niya. Naasalubong ko nun sina Lola. Tinanong kung saan daw ako galing at kung bakit daw mukhang takot na takot ako. Sinabi ko nun sa kanya na may nakita akong babae sa likod. Yun din yung babaeng nakita ko nung nagsisindi kami ng mga paputok. Kinuwento ko rin kay Lola na minsan nakikita ko yung babae, minsan naman ay aso. Napa-sign of the cross na lang si Lola sa nakwento ko. Agad niyang pinatawag nung si Tito at sinabihang huwag nang idiretso sa ospital ang pinsan ko. Manggagamot daw ang kailangan niya. Mukha raw kasing naaswang yung pinsan ko. Nabanggit ko rin kasi noon kay Lola na naiwan ko ang pinsan ko doon sa likod bahay at nakita kong andoon pa yung babae. Alam nyo, nang mapagamot ang pinsan ko at lumabas ng inaswang ito, hindi na namin nakita yung babae sa katabing bahay namin. Sabi ni Lola na baka umalis na ito dahil may ginawa na naman itong kalokohan. Nayanggaw daw yon, kaya mahirap daw pigilan ang pagnanais nitong maapang biktima. Mapusok daw kasi ito kesa sa matagal ng aswang. Kapag naaalala ko yung kabataan naming yon, ay di ko maiwasang kilabutan pa rin. Sana po ay mabasa ninyo itong kwento ko. Hello sir. Gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko noong 4th year high school ako taong 2013. Ako pala si Benji. Nagkaroon ng program o parabang assembly ang Boy Scouts at Girl Scouts na gaganapin lang sa aming school. Dahil sa sobrang active ako noon sa mga school activities, ay sumama ako pati na yung buong barkada ko. Matagal din naming hinintay yung taon na yon dahil nung nakaraang taon ay walang nangyaring ganoon sa hindi malamang dahilan. Bali Friday noon. Pagkatapos namin sa class, umuwi na kami para kunin yung mga gamit. Yung iba naman ay bitbit na nila yung kani-kanilang mga gamit. Mga bandang hapon ay bumalik kami sa school. Nakasuot na kami ng pang-Boy Scouts. Nakamaong at white t-shirt pa kami noon. Yun kasi ang sabi sa amin. Tinipon muna kami noon para sabihin ang mga dapat at hindi dapat gawin. Nung naggabi na, ay nagsindi ng bonfire. Ang sabi sa amin ng mga teachers namin ay mag-i-enjoy muna kaming lahat ng gabing yon dahil kinabukasan namin gagawin ang mga activities at tiyak mahihirapan daw kami. Masaya naman kami noon kasi nagkakantahan at sayawan pa kami habang naabilog sa campfire. Pero alam nyo yung pairamdam na hindi ka komportable. Kasi kahit masaya naman sa paligid ay napapaligiran kami ng mga bakanting classrooms. Yung feeling na parang may naatingin sa'yo o parang may naamasid. Pero hindi mo nakikita o wala ka namang nakikita sa paligid mo kung hindi yung mga classrooms lang na walang tao. Binaliwala ko na lang yon kasi noong mga oras naman na yon ay nangibabaw yung tawanan at kasiyahan. Tapos focus lang sa mga gawain namin. Matapos yon ay pumunta na kami sa kanya-kanyang tulugan. Bali bumuo ng grupo. Sa isang grupo ay may 5 tao. Magkaagrupo kaming magkakaibigan. Hiwalay na building ang mga babae sa lalaki. Pumasok kami ng mga kaklasiko sa isang classroom. Yun yung magiging quarters namin. Inayos namin yung mga gamit. May competition pa nga rin noon na ang may pinakamaganda at maayos na quarters ay may dagdag points sa mga activities. Sinimulan na namin ang pag-aayos ng matutudugan. Doon na nagsimulang magkwento si Paul. Ang sabi niya, hindi raw siya komportable sa classroom banda sa CR kasi parang may nakita daw siyang bata. Ang sabi naman ng isa kong tropa, yun daw yung batang madalas na magparamdam sa school namin. Hindi ko alam kung totoo ba yon o nananakot lang sila, pero nakakaramdam pa rin kasi ako mismo ng kung ano nung gabing yon. Natapos namin yung pinaka-quarters namin at pumasok na yung teacher.
Sinabihan kami na hanggang 11 PM lang pwedeng lumabas ng kanya-kanyang quarters. Kaya mag-asikaso na raw kami ng gusto naming gawin. Maglinis ng katawan ang gustong maglinis. Dahil takot kaming makasirain ng ibang grupo yung quarters namin, ay kami muna ng dalawa kong kaibigan ang lumabas para maghilamos at maglinis ng katawan. Paglabas namin, ay naroon naman ang iba naming mga kasamahan na naglilinis din ng kanilang mga katawan. Nagtatakutan pa nga sila. Pinauna ko yung dalawa, habang ako naiwan sa labas kasama yung ibang Boy Scouts. Matapos yung dalawa, ay ako naman yung sumunod. Sinabihan ko sila na mauna na at sunduin sina Paul para sumunod na maglinis. Hindi ako takot na iwan nila ako kasi may ibang tao naman na naroon. Nagbawas muna ako noon. Tapos, nadidinig ko yung ibang mga grupo na patuloy pa rin sa pagtatakutan. Ang sabi pa nga ng isa ay sa bandang building ng babae ay may nakita siyang babaeng nakatayo sa third floor. Tapos dito naman daw sa amin ay may batang nagpapakita. Kinikilabutan na naiinis na ako noon kasi feeling ko ako na lang ang naiwan sa CR at lahat sila ay nasa labas na at nagpapatuyo. Maya-maya noon, wala na akong narinig na usapan. Naisip kong baka umalis na sila. Tapos, bigla na lang sumarado yung isang cubicle. Tatlo kasi yon at nasa unahan ako. Yung gitna ang sumara. Naisip ko na baka may pumasok. Nagtataka lang ako noon kasi wala naman akong narinig na tubig. Naisip ko kasi na baka nagbabawas rin. Ilang minuto rin yon. Natapos na ako naglinis at wala pa rin akong narinig na tunog na may tao doon sa kabila. Medyo nakaramdam na ako ng takot kaya kumanta-kanta na lang ako. Paglabas ko ay saktong dumating si Paul at yung isa naming kaibigan. Sabi niya, ba't raw ako namumutla? Hindi ako sumagot noon. Ang sabi ko na lang ay kung bakit ang tagal nila. Hindi na sila sumagot at tumiretso na sila sa cubicle. Pipigilan ko pa nga sana si Paul kasi papasok siya doon sa gitna. Pero nagulat ako na dire-diretso lang siya. Alam ko sa sarili ko na may pumasok doon at hindi pa nga siya lumalabas. Nagsitayuan ang mga balahibo ko. Yung parang pairamdam na mula sa baba pataas. Agad ako nagpaalam kina Paul at tumakbo pabalik sa quarters namin. Napansin ng ibang mga tropa ko yung pamumutla ko. Sabi ko, ikukwento ko na lang pagdating ni na Paul. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sila. Tapos napansin ko si Paul, iba yung tingin sa akin. Ang sabi niya, may nagparamdam din sa'yo? Sumagot ako ng oo. Doon ko naikwento sa kanila yung nangyari. Maya-maya lang noon ay namatay yung ilaw. 11 PM na kasi. Sinubukan naming matulog noon. Siksikan pa kami sa isang gilid. Ako naman hindi makatulog kasi parang may narinig akong tumatakbo. Kinilabutan talaga ako noong mga oras na yon. Parang yun na nga yung pinakamatagal na gabi sa buong buhay ko. Hindi ko namalayan na naatulog na pala ako. Bandang alas 6 ng umaga, ginising kami para simulan na yung mga gagawin naming activities. Buong araw kaming may gagawin noon. Sobrang pagod nga at nakalimutan namin yung mga nangyaring nakakatakot nung gabi. Sumapit na ulit yung gabi at huling gabi namin sa school camping na yon. Katulad pa rin nung nakaraang gabi ay meron lang kaming hanggang 11 PM para maglinis. Dahil sa nangyari ay maaga pa lang nakapaglinis na ako. Siguro bandang 9 PM yon. Busy ang lahat sa pag-aayos at paglilinis. Wala rin akong naramdaman na kahit ano. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla akong pumunta ng covered court. Nandoon pa rin naman kasi yung iba na naatambay. Tapos, nilibot ko yung mata ko paikot sa building namin. Nakita ko lang yung mga bakanteng classrooms. Nung napunta na ako doon sa bandang building kung nasaan yung mga babae, nagulat ako dahil sa bandang third floor may naglalakad na babae. Matanda ang itsura nito. Nagtaasa ng mga balahibo ko. Hindi pwedeng mga Girl Scouts or teachers yon dahil ang lahat ay nasa first floor lang.
Sinabi ko sa teacher ko yung nakita ko. Ang bilin niya, huwag ko daw ituro at hayaan na lang. Magkunwari na lang daw akong parang walang nakita para daw hindi kami guluhin ng babae. Nakita rin pala nila. Ako naman, bumalik na sa loob ng quarter namin. Sinabi ko sa mga agrupo ko yung nakita ko. Sabi ni Paul na nakita niya rin yun. At ang sabi nga niya, magkunwari na lang daw kami na walang nakita para hindi kami guluhin nun. Nung gabing yon, katulad nung nakaraang gabi, hindi ako nakatulog ng maayos. Mabuti na nga lang ay natapos na iyong assembly namin. Kinausap ko nga yung mga kaibigan kong babae kung may nakita silang matandang babae na naglalakad sa may third floor. Ang sabi nila ay wala raw. Pero may narinig daw silang parang naglalakad kapag madaling araw na. Pabalik-balik daw yun na naglalakad sa may hallway. Natakot daw silang sumilip kaya hinayaan na lang daw nila. Yun daw kasi ang bilin sa kanila. Dahil sa school camping namin, nakumpirma ko yung mga kwentong kababalaghan na panakot sa mga estudyante. Hindi lang pala talaga sila panakot, kundi totoong andoon sila sa school namin. Ito lang po ang kwento ko, sir. Sana ay mapansin ninyo. More power sa inyong channel. Magandang gabi po, sir. Itago nyo na lang ako sa pangalang AB. Gusto ko lang pong i-share itong naging karanasan ko 6 years ago nung nagtatrabaho pa ako sa Pasig. Night shift ako noon nang mangyari ito. Oras na noon para mag-rounds ako sa production area para mag-check ng mga products namin kung tama ba ang code, date at kung ano pa. Bandang 2 AM na nung nakarating ako sa isang machine noon. Nakita ko na medyo kulang yung mga tao kaya tubulong ako saglit. Habang naikipagkwentuhan ako doon, dumaan yung isang bisor at niloko pa ako na bawal daw ang taga-office doon kaya't huwag na daw akong maisali at samahan ko na lang daw siya para mag-ikot. Pero umayaw ako dahil tumutulong na rin ako sa kanila at napapasarap na ang kwentuhan namin. So yung bisor namin, nilagpasan ako pero napasunod ako ng tingin sa kanya. May nakita kasi akong bata na nakasunod sa bisor ko. Tinatawag ng bata na papa yung bisor na yon. Nasakto naman na nakita yon na nag-aayos ng machine. Ang sabi sa akin na nag-aayos ng makina. Nakita mo rin ba yon? Bonbon ang tawag namin sa batang yon. At talagang tawag niya sa bisor na yon ay papa. Sabi kasi ng ibang nagtatrabaho dito merong CR dito sa second floor at meron daw uminom ng pampalaglag. Sa CR lang daw na iyon itinapon yung bata. Ang sabi naman ng chismis girlfriend daw yun ng bisor na yon at nagpalaglag ng bata doon. Kaya naman tinatawag siya ni Bonbon ng papa. Hindi na lang ako kumibo after nun. Hanggang sa maasalubong ko yung bata. Hindi ko ma-explain kung paano nangyari na biglang parang may ipinakita sa akin yung bata. Nakita ko na may babae sa CR at umiiyak. Tapos yung pinaka-CR, may parang dugo na buo at medyo malaki ito. Hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan yung nakita ko. Pero paagusto lang ipakita sa akin ng bata yung nangyari sa kanya. Hindi ko rin alam kung totoo yung kwento sa akin ng nag-aayos ng machine tungkol kay Bonbon. Hindi ko na rin alaman kung may katotohanan yung chismis tungkol sa bisor ko. Ito naman pong next story ko ay nangyari 4 years ago doon sa panibagoong trabaho sa Taguig. First week ko sa trabaho nun. Pang night shift ako ng linggo na yun at wala akong nararamdaman na antok dahil nag-e-enjoy ako sa work ko. Nagkukulitan kasi kami ng mga kasama ko. 2 AM ang break time ko. Yung locker ko nasa second floor at ang office naman namin ay nasa third floor. 2 AM na kaya pumunta muna ako sa locker ko. Sa tapat ng locker ang restroom. Kinuha ko lang ang gamit ko at tumuloy na ako sa restroom.
Pagpasok mo doon ay makikita mo agad ang salamin na katapat ng dalawang pinto ng CR at sa dulo ay ang shower area. Walang tao sa restroom. Ako lang noong mga oras na yon. Kaya pumasok ako sa pinakadulong CR. Pagkasarang pagkasara ko ng pinto ay may narinig akong pumasok. Kumakanta kasi siya kaya nalaman ko. Malamig yung boses ng babae. Tapos narinig ko na pumasok siya sa kabilang pinto ng CR. Kumakanta pa rin siya. Nag-flush na ako ng toilet at lumabas para magsalamin. Nang magsalita ako, "Ate, ang ganda naman ng boses mo. Nakakainggit. Ano pa ng name mo?" Ngunit walang sumagot. Kaya naisip ko na lang na baka ayaw niyang magpaistorbo at ayaw niya akong kausapin. Nasa harap pa rin ako ng salamin. Hinihintay ko kasi noon na lumabas si ate na magaling kumanta. Narinig kong nag-flash yung toilet, kaya naisip ko na lalabas na siya. Tumingin ako sa harap ng salamin para dun ko sa salamin makita yung mukha ni ate na malamig ang boses sa pag-awit. Nakita ko na unti-unting nagbukas yung pinto pero walang lumabas doon. Kaso narinig ko ulit na kumanta siya kaya nag-antay pa rin ako pero wala pa rin lumalabas. Pinuntahan ko na yung pinto ng CR kaso bigla siyang tumigil sa pagkanta. Laking gulat ko nang pagtingin ko sa loob ay walang tao doon sa cubicle. Dahil sa labis sa pagtataka na wala naman ako nakitang lumabas mula roon, ay tinanong ko yung guard na nasa labas lang ng restroom kung may nakita ba siyang lumabas sa babae. Ang sabi ni Manong sa akin ay simula daw nung pumasok ako doon ay wala pang ibang pumapasok. Kaya't dali-dali na akong umalis. Kinabukasan, naikwento ko kay Manong guard ang nangyari. Tumawa lang siya sa akin, sabay sabi na yung dating nagtatrabaho daw dito yun. Magaling daw yun kumanta, kaso natagpo ang patay doon sa CR. Huwag na lang daw akong matakot doon. Simula nun, hindi na ako pumapasok ng restroom nang ako lang ang mag-isa. Magandang araw, Sir Bob, at sa mga listeners ninyo. Itagoy na lang ako sa pangalang Aryan. Narinig ko lang din itong kwento sa Tito Carl. Makulimlim daw ang panahon ng hapon na yon. Nagbabadya ang malakas na ulan. Noong mga sandaling daw yon ay nasa balkonahe ng inuupahan nilang bahay sina Tito Carl at ang longtime girlfriend niyang si Heidi. Masayang nagkukwentuhan ng magkasintahan nang bigla na lang kumulog ng malakas. Napatili pa daw yung dalaga sa pagkagulat. Maya-maya pa nun, tuluyan ang bumuhos ang napakalakas na ulan. Naitanong pa ni Tio Carl kung may bagyo ba habang papunta sila sa sala. Napakibit-balikat naman si Heidi dahil maging siya ay hindi rin alam kung anong lagay ng panahon. Hindi rin naman siya nakikinig o nanonood ng balita. Nagreklamo si Heidi na balak pa sana niyang umuwi ng bahay nila. Simula kasi nung magpa siya silang magsama ng kanyang boyfriend nga na si Tio Carl sa iisang bubong ay hindi na nakakadalaw si Heidi sa mga magulang niya. Hindi naman ganun katagal ang pagsasama ng magkasintahan. Sa atunayan ay ilang linggo pa lang sila sa inuupahan. Bukas mo na lang sila dalawin. Maggagabay na rin naman at baka mapano ka pa sa labas. Tugon ni Tio Carl. Napaupo na lamang si Heidi. Nang bigla silang binulabog ng magkakasunod na pagkatok sa pinto. Pareho silang natigilan at nagkatitigan. Pagkaraan ay napatayo si Heidi saka tinanong ang kasintahan kung may naasahan ba itong bisita. Napailing naman si Tio Carl bilang tugon. Saka rin ito napatayo. Napakapit pa sa kanyang braso si Heidi bago sila sabay na naglakad patungo sa pintuan. "Ate Lensi, napadalaw ka." Naangiti ngunit kunot noong naitanong ni Heidi nang pagbuksan niya ng pinto ang naatatan ng kapatid na si Lensi. Hindi nila inaasahan ang biglang pagdalaw ng babae sa kanila. "Ah, oo. May pinuntahan kasi ako dyan sa kabilang kanto.
Eto tal, malapit lang naman yung pinuntahan ko sa bahay nyo. Kaya dinalaw ko na rin kayo. Paliwanag daw noon ni Lenzie habang naatingin sa dalawa. Kinumusta niya ang mga ito. Bumitaw si Heidi sa pagkakakapit sa braso ng kasintahan at lumapit sa kapatid. Inakay nila ito papasok sa loob. Mabuti na lang din at may dalang payong noon si Lenzie kaya hindi ito nabasa ng ulan. Inalok pa nila ng maiinom ang babae at kape ang hiningi niya. 2 taon ang agwat ng edad ni Lenzie kay Heidi. 21 taon noon si Lenzie, samantalang 19 taong gulang naman si Heidi. Nasa 23 naman noon si Tio Carl. Pareho silang tumigil sa pag-aaral at parehong may trabaho. Kinamusta ni Heidi ang kanyang magulang. Naabutan pa niya ang kanyang ate Lenzie at ang kanyang boyfriend na masayang nag-uusap sa sala. Maayos naman daw sila at nagkwento pa tungkol sa pamilya. Sa kanya hinigop yung kape. Napaupo si Heidi sa tabi ni Tio Carl. Sa karo mahigpit na napayakap dito. Hindi naman umiyawa si Tio at niyakap din pabalik ang nobya. Nasa ganun silang posisyon habang nakikipagkwentuhan kay Lenzie. Hanggang sa tuluyan na itong magpaalam at umuwi. Sadyang mapusok sila dahil nga bata pa. Sinubukan pa nilang pigilan ang ate na sa inuupahan na lang nila magpalipas ng gabi. Ngunit ilang beses silang tinanggihan ito. Sinabi rin ni Lenzie na hindi siya nakapagpaalam sa magulang nila at ayaw nila siyang mag-alala. Bago pa umalis si Lenzie ay hinabilin niya sa magkasintahan na pag may libreng oras sa mga ito ay dumalaw sa kanilang bahay. Hinatid nila si Lenzie palabas. Nang tuluyan nang mawala sa paningin nila ang babae ay bumalik na sila sa loob. Nabasa pa nga ng ulan yung suot ni Heidi dahil bahagyang hinanginan ang dalang payong. Kaya nang maabalik sila sa loob ay agad siyang pinagsabihan ng nobyo na magpalit agad ng pajama na sinunod naman niya. Kinagabihan daw matapos silang maghapunan ay dumiretso na sila ng kwarto. Saglit pa silang nagkwentuhan hanggang sa pareho na silang dinalaw ng antok at nakatulog. Nasa kalagitnaan daw sila ng mahimbing na pagkakatulog ng gabing yon nang bigla na lang daw nagising si Heidi sa di malamang dahilan. Pagmulat niya ng mata, kadiliman ang unang bumungad sa kanya. Hindi naman yun bago sa kanya dahil palaging pinapatay ni Tio Carl ang ilaw sa kanilang kwarto. Agad siyang napaapa sa atabi niya. Nakahinga siya ng maluwag nang nakapa niya yung nobyo niya. Sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Napabuntong hininga pa si Heidi sa kabagya siyang napatagilid sa pagkakahiga. Pero ganun na lang ang paninigas niya nang maaninigan niya sa labas ng bintana ang isang anino na bahagyang nakaharap sa kanilang bintana. Nagsitayuan ang mga balahibo niya nang makita ang dalawang nagbabaga nitong mga mata. Sliding glass yung bintana nila at walang nakalagay na kurtina dito. Idagdag pa na may ilaw sa labas kaya malaya niyang nakikita ang anino. Nanigas siya sa kanyang kinahihigaan. Nanlamig ang buo niyang katawan at di maiwasang manginig dahil sa pagkabigla. Tinawag niya si Tio Carl. Sa wakas ay nagawa rin niyang maibuka yung bibig niya. Pero nahihimigan pa rin yun ng takot at panginginig ng boses. Mas lalo siyang kinabahan dahil ayaw magising ng lalaking katabi niya. Kinurot pa niya sa tagiliran si Tio Carl pero hindi raw ito magising. Napadaing pa nga si Tio Carl dahil sa ginawang pagkurot ni Heidi. Wala daw siya sa oras na napabangon at napaupo sa higaan. Agad siyang tinanong kung ano raw ba ang problema nito at kung bakit daw siya kinurot. Pero sa halip na sagutin ng dalaga ay tinuro niya ang bintana kung saan nandun pa rin yung aninong nakita niya. Natigilan si Tio nang makita rin niya yung anino ng kung sino mang nilalang ang nasa labas ng kanilang bintana. Kinabahan si Tio. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakatayo ay ganun na lang ang pagkabigla niya na naglaho yung anino sa labas. Agad siyang napatakbo papunta sa bintana. Wala niyang pag-aalinlangang binuksan yon at napadungaw sa labas. Nagbabaka sakaling maabutan niya yung kung anong gumagawa ng anino na yon. Pero bigo siya. Naguguluhang nagtanong daw si Tio ng kung sino yon.
nanginginig pa rin daw si Heidi. Kinalma ni Tio ang kanyang sarili at tumiretso sa main switch ng ilaw. Binuksan niya yon bago siya bumalik sa kanilang higaan. Tinanong niya ang babae kung ayos lang ito, pero napailing lang sa kanya ang nobya at nanginginig siyang niyakap nito. Nagtungo sila sa kusina nun at uminom ng tubig para kumalma. Baka may tao lang na napadaan, pangungumbinsi ni Tio sa nobya. Pero alam din niya sa sarili na hindi yun aksidente lang. Dahil katunayan, sa ilang linggo nilang paninirahan doon sa bahay na inuupahan, maraming misteryo na ang nangyari. Minsan pangaraw ay may nadidinig silang pag-iyak ng bata na hindi mawari kung saan nagmumula. Ang mas naapagtataka ay wala naman daw silang kasamang bata o maging mga kapitbahay nila. Naalala din daw niya yung gabing mag-isa siyang naliligo sa banyo. Yung tubig daw, napalitan ng dugo, pero saglit lang yon. Akala nga niya ay naaksidente siya o nasugatan, pero bigla daw yun nawala. Naging tubig ulit. Maliban sa kakaibang nangyayari sa loob ng bahay, minsan na rin siyang nakarinig ng usap-usapan na yung bahay daw na inupahan nila ay haunted. Pinaniniwala ang tinitirahan ng masamang espiritu. Haka-haka lang yun, kaya hindi sila naniwala. Yun ay nung una. Ngunit sa ilang linggo nilang pananatili doon, unti-unti na silang naniniwala na totoo nga ang mga kwento na narinig nila. Bigla tuloy nila naisip na kaya siguro mura ang bayad sa upa dahil totoong haunted nga yun. Nung gabing yun, halos hindi na naatulog si Tio kakabantay sa nobya niya. Takot na takot kasi ang dalaga, kaya wala siyang nagawa kundi bantayan na lang ito buong magdamag. Hindi rin niya maiwasan na magtaka sa anino na nakita nila sa labas. Napaisip din siya kung totoo ba na tinitirhan ng kaluluwa ang bahay na yon at kung bakit may anino na naasilip sa bintana. Posible kaya na multo rin yung nasa labas. Kinabukasan nun, maagang umalis ng bahay ang magkasintahan. At gaya ng napag-usapan, pareho nilang dinalaw ang pamilya ni Heidi. Pero nang maarating sila sa bahay ng mga magulang ng dalaga, ganoon na lamang ang pagtataka nila nang tanungin sila ng mga magulang nito kung nasaan raw si Lenzie. Hindi siya nakauwi simula pa kagabi. Naku, nasaan na kaya ang batang yun? Namomroblemang usal ng nanay niya. Nagkatinginan ang magkasintahan nun at di rin daw maiwasan na mag-alala kay Lenzie. Nasa ganoon silang sitwasyon nang bigla silang makarinig ng busina na sasakyan mula sa labas ng bahay, kaya dali-dali silang lumabas. Napangiwi pa si Heidi nang makita ang ate Lenzie niya nakabababa pa lang ng tricycle, at ayon sa ekspresyon ng mukha ng ate niya, mukhang masaya ito. Sinalubong nila ito at tinanong kung saan ito galing. Nagpaliwanag si ate Lenzie na naitulog daw ito sa kaibigan niya dahil mas lalong lumakas daw ang ulan nung gabing yon. Humingi rin ng tawad ang babae dahil pinag-alala niya ang mga tao. Ang akala ko kung napano ka na. Alam mo naman ang usap-usapan dito sa lugar natin. May gumagalang aswang daw. At halos karamihan sa mga biktima ay mga kabataan at kababaihan, anang nanay ni Lenzie at Heidi. Hindi lang ang panganay niyang anak ang pinaalalahanan tungkol sa bagay na yon, kundi maging si Heidi rin. Pagsapit ng hapon noon ay nagpaalam din daw ang magkasintahan at numeretsyong uwi na ng inuupahan nila. Naabutan pa nga daw nila yung landlady na nakikipagchismisan sa mga kapitbahay. At nang makita sila ng mga ito, agad silang nilapitan at siningil tungkol sa upa nila. Sinabihan nila ito na magbabayad sila sa makalawa. Kinagabihan, muling naulit ang pangyayaring yon. Bigla na lamang nagising si Heidi sa di malamang dahilan. At nang muli siyang napasulyap sa bintana, ay bumungad na naman sa kanya yung anino sa labas. Napasigaw pa si Heidi dahil sa takot, dahilan kung bakit nagising si Tio. Takot na tinanong ni Heidi kung saan pupunta ang nobyo niya. Bigla kasi itong tumakbo at lumabas sa bintana. Napatakbo na rin si Heidi at sinunda ng binata na ng mga sandaling yon ay hinahabol ang kung sino mang anino ang naasilip sa kanila.
nang dahil sa sigaw ni Heidi ay nagising na rin yung ilan nilang kapitbahay. At nang makita sila ng mga ito na may hinahabol, ay nakihabol din sila. Hanggang sa tuluyan nilang nahuli ang salarin. Nagulat pa sila nang mahuli ito. Yun yung landlady ng inuupahang bahay na Tio at Heidi. Nag-init raw ang ulo nun ni Tio dun sa landlady. Tinanong niya kung anong ginagawa nito sa labas ng bintana nila at kung bakit ito naninilip. Nung una raw ay hindi umiimik yung landlady. Ngunit sa huli, inamin ito na may pagnanasa raw siya kay Tio Carl. Dahilan kung bakit gabi-gabi na lamang itong naasilip sa bintana ng magkasintahan. Nagulat ang dalawa dahil sa nalaman. At dahil doon, inireport nila ang landlady sa mga pulis. Makaraan ng ilang araw, ay bigla na lamang kumalat ang balita sa buong lugar tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng babae. Natagpuan na lamang ang landlady na nakahandusay sa loob ng kwarto nito at wala ng buhay. Ang mas nakakakilabot pa ay gutay-gutay ang katawan nito at nawawala ang ilang laman loob. Napag-alaman din nila na ang nangyaring krimen ay maaaring gawa ng pinaniniwalaan nilang aswang. Dahil maliban sa paraan ng pagkamatay ng babae, ay may butas din ang bubong ng kwarto nito. Hindi pa inabot ng isang buwan ay tuluyang nahuli ang gumagalang aswang sa kanilang lugar. At ang mas lalong nagpasindak sa kanila ay nang malaman nilang yung aswang na yon ay walang iba kundi si Lenzi. Inamin din yun mismo ni Lenzi sa kanila nang mahuli ito ng mga otoridad. Napatunayan din na siya ang salarin sa mga krimeng nangyayari daw sa baryo. Inamin din ni Lenzi na halos 2 taon na rin siyang aswang matapos daw siyang yang gawin ng isa sa mga kaibigan niya. Na noong mga panahon na yon ay tuluyan ng nakaalis ng lugar. Halos hindi makapaniwala sina Heidi at Tio Carl dahil sa nalaman, lalong-lalo na ang mga magulang nila. Nang ate Lenzi pala niya ang punot dulo ng kababalaghang nangyayari sa lugar. Tuluyang nabigyan ng kasagutan yung kababalaghan sa baryo. Pero ang mga misteryo daw na nangyari sa loob ng inuupahan ni na Heidi at Tio Carl ay hindi man lang nalutas. Ngunit nang dahil sa mga nangyari ay sapilitan silang umalis sa lugar na yon. Nakitira na lamang sila sa bahay ng mga magulang ni Heidi. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Tio Carl. Medyo madetalye po siya magkwento at ako naman inedit at hinimay-himay ko na lang po. Sana ay mabasa ninyo ito. Magandang araw po Sir Bob at sa lahat. Tuwing bagong taon ay bumabalik sa alaala ko ang nangyari kay ate 8 taon na ang nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Amy at ang ate ko naman ay si Alice. Nasa high school pa lang ako noon at si ate ay nag-aaral sa kolehiyo. December 29 noon nang magpaalam siyang sasama sa mga kaibigan niya sa isang resort. Babalik din daw siya ng 31. Kaya kahit ayaw siyang payagan noon ni mama na umalis dahil magbabagong taon ay wala rin siyang nagawa dahil pinayagan naman ito ni Papa. Medyo spoiled kasi noon si ate kay Papa, kaya kung anong gusto nito, hanggat kayang ibigay ni Papa ay ibibigay niya. Kaya sila ni Mama ang madalas na magkasamaan ng loob. December 31 ng madaling araw, nagising ako. Parang may bumukas kasi ng pinto ng kwarto namin. Magkasama kami sa isang kwarto ni Ate Alice, kaya inisip ko na siya yon. Madilim ang kwarto at hindi man lang siya nagpailaw, pero naaaninag kong may naglalakad at kumikilos noon sa loob ng kwarto namin. Inasyum ko talagang siya yon. Mahina ko pa siyang kinausap at sinabihang magpailaw, pero tumuloy-tuloy lang ito sa kanyang higaan. Nakita kong nagtalokbong pa siya ng kumot. Baka ka ako pagod at antok na, kaya hinayaan ko na lang siyang matulog. Natulog na rin ako noon. Maaga akong nagising noon para magsimba. Napatingin pa ako sa higaan ni ate. Nakatalokbong pa rin siya ng kumot. Kami lang ni mama noon ang naapagsimba dahil may pinuntahan din si papa.
hindi na namin ginising si ate dahil ayaw na ayaw nun na naiistorbo ang tulog niya. Saka baka baga pa ang katawan kakaligo sa dagat. Ibinili na lang siya noon ni Mama kay Aling Trining, kasamahan namin sa bahay. Halos 5 oras din kaming nasa labas noon dahil pagkatapos magsimba ay namili pa kami sa grocery. Doon na kami dinaanan ni Papa para sabay na kaming umuwi. Pagdating sa bahay ay hindi pa rin namin natatanawan si ate sa labas, kaya pinuntahan na siya noon ni Mama sa kwarto. Naabutan pa rin daw niya si ate na naatalukbong ng kumot, kaya hinila daw niya yon para bumangon siya. Pero ganoon na lang daw ang pagkasindak ni Mama dahil pag-angat niya ng kumot ay wala doon si ate. Kinilabutan din ako nang sabihin yun sa amin. Dali-dali akong pumasok ng kwarto pero wala nga talaga si ate. Napatingin ako noon kay Mama na takang-taka. Tiningnan din niya ako at tinanong kung pinagtatakpan ko lang daw ba si ate, na hindi daw talaga ito umuwi, at sinabi ko lang na umuwi siya para hindi mapagalitan. Sinabi ko naman noon na nakita ko siyang pumasok ng kwarto at nahiga pa sa kama niya. Napatanong tuloy ako sa sarili noon kung sino ba yung nakita ko sa kwarto namin. Huwag daw akong magsinungaling. Tawagan ko raw si ate at pauwiin. Agad ko naman siyang tinawagan pero out of coverage daw ang linya, kaya yung ibang kasama niya ang kinontak namin. Inon ko ang speaker para marinig ang sinasabi. Inihati daw nila si ate bandang 2:00 ng umaga. Naalala kong yun nga rin ang oras na nakita ko siyang pumasok ng kwarto. Nag-hysterical na noon si Mama at sinabi niyang wala pa si ate sa bahay. Sinabi ko naman noon na baka ako may pinuntahan ng saglit. Medyo kumalma noon si Mama at tinanong si Aling Trining, pero hindi naman daw sa kanya nagpaalam si ate. Di din daw niya ito nakita na lumabas ng sala. Muling tinawagan noon ni Mama ang mga kaibigan ni ate. Tinanong niya kung sigurado ba silang umuwi nga si Ate Alice. Unti-unti na kami nung dinapuan ng matinding kaba, lalo na nang sabihin ng kaibigan ni ate na hinintay pa nga nilang maapasok siya ng gate bago sila umalis. Pumunta kami noon sa may gate. Biglang naalala ni Mama na tumawag sa guard ng subdivision na tinitirahan namin. Kinumpirma nga nito na may van na naghatid kay ate at mukhang mga kaibigan naman daw niya yon. Kaya nagtaka kami kung saan ba nagpunta si ate. Di man lang kasi ito tumawag o nagpaalam man lang sa isa sa amin. Naghintay kami noon sa kanya ng halos buong araw, pero walang ate Alice sa nagpakita. Kaya kinahapunan noon ay nag-report na si Papa sa police station. Grabe na ang kaba ko noon. Paulit-ulit kong panalangin noon na sana ay may pinuntahan lang si ate at babalik din. Kinagabihan ay pare-pareho kaming walang ganang salubungin ang bagong taon, kahit may ilan nang nag-iingay at nagpapaputok sa labas. Napuno ng tensyon ang buong bahay. Hindi mapaalis si Mama at Papa. Palakad-lakad sila, uupo at tatayo. Tatawagan ang mga kaibigan ni ate na tumulong din noon sa paghahanap sa kanya. Nanlulumo na kami noon dahil magbabagong taon na ay wala pa rin siya. Pinagpalagay namin noon na baka na ipagtanan si ate, pero sabi naman ng mga kaibigan niya ay wala siyang nobyo. Tuliro pa kami noon nang sumapit na ang New Year's countdown. Mga bandang 12:30 ng madaling araw ay may tumawag sa bahay. Medyo na-excite pa ako noon sa pag-aakalang baka si ate na yon. Pero ganun na lang ang panlulumo namin nang malaman na galing ang tawag sa police station. Binalita sa amin na may natagpuan daw na katawan ng isang babae sa may tambakan ng basura. Dali-dali namin pinuntahan ang lugar na doon sa may bakanteng lote ng subdivision. Tinutumpukan na ang katawan ng iilang taga roon. Nakita daw ang katawan ni ate ng isang binatilyo na nagpapamutok doon. Nang di raw pumutok ang hinagis niyang labintador ay nilapitan niya daw iyon para sindihan ulit. Pero ganoon na lang daw ang gulat niya nang may naita siyang kamay. Nang ilawan pa daw niya ang basurang hinagisan niya ng paputok ay nagulat siya sa nakitang katawan na nandoon. Pinuntahan namin yon na umaasang hindi yon si ate. Pero pagkakita pa lang sa kamay nito na siyang naalabas na atambak ay napahugulgul na kami ng iyak. Sing-sing ni ate ang nakita naming nakasuot sa daliri nito. Kahit si Papa noon ay halos di makahinga dahil sa paghagulgol.
nang kunin si ate ng ambulansya ay lalo kaming nanghina. Kumpirmadong siya talaga yon. Yung suot na damit at sapatos na wala ng kapares. Lumabas sa autopsy noon na pinukpok si ate ng matulis na bagay sa ulo, kinalagkad at ginahasa pa. Sobrang sakit sa amin sa tuwing maaalala to. Wala akong ibang pinagkwentuhan ng tungkol dito o pinagpadalhan. Pero nakakagaan din kahit papaano ng loob na mailabas lahat ng saloobin ko sa tuwing sasapit ang bagong taon. Sana lang ay hindi to mapainggan ni Mama. Saka ko lang din na-realize na multo na lang pala ni ate yung nakita kong umuwi at pumasok ng kwarto namin. Siguro ay hindi niya pa alam na wala na siya. Sobrang naawa ako sa sinapit niya. Mahigit 4 na buwan din noon nang malaman namin ang may kagagawan sa kanya. Isang kapitbahay na matagal na yatang stalker niya. Umalis kami sa subdivision na yon dahil paulit-ulit na lang ang nararamdaman naming sakit at trauma. Sa ngayon ay medyo naka-move on na kami. Patuloy pa rin ang buhay pero andoon pa rin yung sakit at bumabalik ang alaala sa tuwing darating ang bagong taon. Tawagin niyo na lang akong Kokoy. Ikukwento ko lang yung mga naging karanasan ko nung panahong nasa loob pa ako ng Rizal Provincial Jail. Bali nakulong ako sa salang pagnanakaw sa mansyon ng butihin naming mayor. Alam namin na kurakot siya, kaya yun ang napagdiskitahan ko nun, kaya sa kulungan ang bagsak ko. Bali bata ako nun ni Bornok, isa sa mga kinatatakutan sa Piitan. Nung minsan nautusan niya ako na ibuhos yung inuming kape sa kalabang naming preso na si Hitler, tumanggi ako. Palagi na lang kasi ako ang inuutusan at kapag nahuli ng mga jail guards ay ako lang naman ang naparurusahan. Ayos lang sana kung lahat kami. Ako ang pain at palaging kawawa. Sumusobra na nga nun si Bornok. Dahil dun, nagalit at hinampas niya ako, pagkatapos ay sinakal. Halos hindi ako maagalaw noon dahil mas malaki siya sa akin, samantalang ako ay patpatin na pandak pa. Tapang lang naman ang meron ako noon, pero hindi ako kinatatakutan ng mga kapwa preso, di tulad ni Bornok at Hitler. Naalala ko noon, noong araw ko sa kulungan ay nabartolina ako dahil napagtripan ako ni Bornok at ginawan ng kasalanan. Kaunti na lang talaga ang pasensya ko noon sa kanya. Kung di lang ako nakapagtiis noon, pinuruhan ko na siya. Ilang beses na niya akong ginagawang alila noon na kinakaya-kaya lang niya. Isang araw noon ay may sinuway na naman akong utos ni Bornok, kaya't sa inis niya ay sinikmuraan niya ako. Tapos nung susuntukin na niya ako sa pangalawang pagkakataon ay para bang may puwersang pumigil sa kamao niya kasi hindi niya yun maigalaw kahit anong pilit niya na tumama iyon sa akin. Pansin ko rin na nanlaki yung mga mata niya na tila ba nagulat. Pagkatapos, bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Malakas na tumama ang ulo niya sa semento, kaya't dumugo yun at nawalan siya ng malay. Dahil dun ay nagkagulo ang ibang mga preso. Agad na rumispondi ang mga jail guards at pinaghataw kami ng kanilang batuta. Nang magtanong ang guard sa kanila kung sino ang may pasimuno ng kaguluhan, nagsalita ang isa at tinuro ako. Tang ina, ako na naman ang nasisi. Wala akong ginawa kay Bornok at lalong hindi ko siya ibinagsak sa sahig dahil di hamak naman na mas malaki siya sa akin. Wala na akong nagawa kaya't dinampot ako ng mga guards at kinalagad papasok sa Bartolina. Ikinulong nila ako ron ng buong magdamag. Mas maliit yung Bartolina na pinagdalhan sa akin kumpara sa dati na sa liit kong to ay halos di na ako makaupo ng maayos. Sobrang dilim, dumi at baho pa sa loob. Nang may narinig akong paghagik-gik ng wari boses bata. Nanindig ang mga balahibo ko nun. Matapos ang ilang saglit ay yung sobrang nagpakilabot sa akin na kulang na lang ay mabaliw na ako. May bigla akong naramdaman na parang maliit na kamay. Kasing liit siya ng kamay ng sanggol pero magaspang at malamig na humawak sa may braso ko. Hinawi ko yung braso ko na parang nag-alis ang insekto at napasigaw ako. Alam ko na hindi daga yun. Walang gwardiya na dumalo sa akin kaya tiniis ko ang takot sa loob ng Bartolina.
Mayat maya ang paghagigik ng matinis na boses na iyon at bigla-bigla na lang makakaramdam ako ng malamig na pagdampi sa mukha, braso at paa, buong magdamag. Hindi ko na alam kung paano ko kinaya ang pananatili doon, pero hindi ako nakatulog. Ilabas rin ako noon kinabukasan sa Bartolina, pero buong araw akong tulala at di makausap ng maayos. Wala rin akong naging balita sa kalagayan ni Bornok. Di ko alam kung ano nang nangyari sa kanya, kung gumaling na ba siya o ano, pero hindi na siya bumalik sa selda namin at hindi ko na siya nakita simula nung insidente. Isang malaking katanungan pa rin sa akin kung bakit naggaganoon si Bornok. Inisip ko noon na baka may sakit talaga siya, kaya hindi niya naigalaw yung kamao at braso niya at kaya rin siya biglang bumagsak. Sa kabilang banda, naalala ko rin yung kwento ni Lola sa akin noon sa probinsya nung bata pa ako at nung nabubuhay pa siya. Ang sabi niya, may bantay raw ako na maliit na nilalang, isang duwende. Baka yung sinasabi ng lola ko na bantay ko ang tumulong sa akin nung binubugbog ako ni Bornok at siyang nagparamdam sa akin nung nasa Bartolina ako. Malaya na pala ako ngayon, mahigit 6 na taon na. Hindi na rin nagparamdam yung bantay ko raw na duwende o kung sino mang nilalang yun na nagbigay sa akin ng takot nung nasa loob ako ng Bartolina ng bilangguan. Magandang araw, Sir Bob. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alex. Share ko lang po sana iyong nakakatakot naming karanasan nung napunta kami para umakyat at mag-camping sa bundok sa San Miguel, Bulacan. Tanghali yon taong 2016. Nagkita-kita kami sa kitaan namin sa QC ng mga barkada ko. Balipito kami nun. Hindi ko lang po masyadong matandaan yung bawat detalye o tawag sa mga lugar. Pero una naming sinakyan ay isang bus na pabulakan. Inabot yata kami noon ng 2 o 3 oras bago maarating doon sa babaan. Matapos namin sumakay ng bus, ay sumakay naman kami ng 2 tricycle kung saan mga ilang minuto rin yung pinyahe namin. Matapos yon ay binaba na kami. Balik kaunting lakad na lang ay makakarating na kami sa registration area. Nagbayad kami noon ng 20 sa umpisa pa lang, tapos doon sa registration dahil overnight kami ay nagbayad yata ng 300 pesos. Hindi ko lang po matandaan yung eksaktong binayad. Meron kami noong tour guide. Bali inakyat namin yung Mount Manalmon. Bilang sanay naman na akong mag-trekking ay hindi na ako nahirapan. Pati nga rin yung mga kasamahan ko ay hindi na rin masyadong nahirapan dahil nasanay na rin kaming umakyat ng bundok noong mga panahon na yon. Hindi lang talaga maiwasang mabasa kami dahil sa mga dinaan ng ilog at medyo umambun pa noong mga hapon na. Pero kahit naman anong pagod mo, kapag andoon ka na sa peak ng bundok ay masusulit talaga yung pagod at pawis dahil sa magandang view sa taas. Kaya gustong gusto rin namin pumunta doon. Matapos namin sa Mount Manalmon ay pinuntahan na rin namin yung Mount Gola. Medyo nahirapan kami doon kasi matarik yung daan. Ilang oras din namin natapos yung trekking. Mga 5 o 6 na oras yata. Hindi na namin alam kasi ang dami rin naming naging stopover noong mga oras na yon. Sumapit na nga yung gabi. Inayos na namin yung mga gamit at tents namin para doon mag-overnight. Bali doon kami naapwesto kung saan allowed na ang mag-camping at mag-overnight ang mga tao. Yung tour guide naman namin, iniwan muna kami at babalikan na lang daw kami bukas ng umaga. Habang nag-aayos kami ng mga gamit at makakain, itong si Robert ay bigla namang nagkwento na may haka-haka at kababalaghan daw na namatay si Julie Vega dahil doon daw siya huling nag-shooting sa kanyang huling pelikula bago namatay. Dagdag pa niya na yung lugar kung saan sinoot si Julie Vega ay doon sa paanan ng bundok ng Manalmon. Sabi pa niya na baka may magparamdam daw sa amin mamaya, panakot niya. Hindi pa nga siya natapos roon. Meron din daw kababalaghan na may mga engkanto at kung ano-anong nakakatakot na nangyari na doon. May mga naligaw at nakatuwaan na mga engkanto.
may ilan din daw na kahit may kasamang tour guide ay naliligaw pa rin dahil nga sa gawa ng mga elementong yon. Hindi ko nga alam noon kung nananakot lang si Robert, pero mukha namang nagtagumpay siya dahil takot na takot yung mga barkada naming babae. Nagluto na kami noon ng makakain. Actually, luto naman na lahat. Nagluto lang din kami ng mga hot dogs at yung ilang madaling lutuin para menos sa pagod. Nung mga panahon na yon ay kakaunti lang siguro yung mga kasabayan namin. Hindi kasi peak season yung buwan na napili namin, kaya maluwag yung camping site. Nung una naman ay maayos yung naging camping namin, kasi kwentuhan doon, takutan at tawanan lang yung ginawa namin. Dagdag pa roon yung ambience na kitang kita mo yung kalangitan habang malapit kami sa ilog at pinalilibutan kami ng mga puno. Bilang mahilig umakyat ng bundok at gustong gusto ko ang ganong pairamdam ay na-relax talaga ako. Siguro nagsimula yung mga hindi magandang nangyari bandang 9 PM. Umihi yung dalawang kaibigan naming babae, tapos pumunta sila doon sa medyo liblib na lugar para makaihi ng maayos. Maya-maya, nakita namin silang tumatakbo papalapit sa amin. Ang sabi nila, may nakita raw silang may naatingin sa kanila habang umiihi. Naatayo lang daw iyon. Natawa naman si Robert kasi epekto raw yun ng mga kwento niya. Sinabihan pa nga niya yung dalawang naming kaibigang babae na guni-guni lang daw nila yon. Nainis na nga sila kasi parang hindi raw kami naniniwala. Naisip ko rin noong mga oras na yon ay binabawian lang nila si Robert at balak din kaming takutin ng gabing yon. Hindi na namin muna pinansin yon kasi nga baka bumabawi lang sila. Mga bandang alas 10 yun nung 5 na lang kaming nasa labas. Yung dalawa asing babae ay natulog na. Nag-uusap na lang kami noon habang nakatingin sa langit. Yung ibang nagka-camping tulog na rin. May mangilan-ngilan na nasa labas pa. Nagsasaya lang kami noon. Tapos may biglang sumigaw yung isang babae doon sa isang grupo na nagka-camping. Ang sabi niya, may nakita raw siyang babaeng naglalakad doon sa may bandang puno. Takot na takot yung babae. Ako naman, nagtaasan yung mga balahibo. Para kasing hindi na magandang biro yun. Yun ang nasabi ko sa isip ko. Nagkatinginan kami ng mga kasamahan ko kasi naisip namin baka yun din yung nakita ng dalawang kasamahan naming babae. Dahil sa gusto naming malaman kung ano ba talaga yung nangyari, ay pumunta kami doon sa kabilang grupo. Nakinig kami sa sinasabi ng babae. Ang kwento niya, habang umiihi raw siya doon sa may bandang madilim, ay may nakita raw siyang babaeng bigla na lang dumaan at naatingin sa kanya. Naiiyak pa nga yung babae habang pinapatahan ng mga kasama niya. Hindi nga lang namin masyadong naintindihan yung kwento dahil hagulgul lang ang halos narinig namin. Gusto na nga raw niyang bumaba ng bundok dahil sa sobrang takot. Pero syempre, pinipigilan siya ng mga kasama niya dahil madilim at gabi na. Medyo umambun pa naman bandang hapon, kaya delikado talaga kung pababa ng ganoong oras. Bumalik kami sa camping area namin. Kaming tatlong magkakaibigan yung nakiosyoso doon sa nangyari kasi yung magjowa ay naiwan para bantayin yung gamit. Habang yung dalawang kasama naming babae ay tulog na ata o baka nakahiga lang sa tent. Makalipas ng ilang oras, pansin ko na kapag may iihi o kailangan magbawas, ay iniiwasan nila yung parting yon dahil doon nila nakita yung babae. Pansin ko rin na grupo na sila kung umalis dahil sa takot. Yung magjowa naman, pumasok na sa tent nila. Kaming tatlo na lang na lalaki yung nasa labas. Sa totoo lang, nung iilan na lang kami sa labas, ay nakaramdam na ako ng takot. Iba rin kasi talaga yung damanong ihip ng hangin. Tapos bawat tunog na ginagawa ng mga puno, napapansin ko na talaga. Para bang hinahanap ko yung babaeng sinasabi nila. At the same time, sana hindi ito magpakita. Bandang 2 AM na nun, nakatambay pa rin kami sa labas, naatingin sa kalangitan. Nang maya-maya ay sumigaw yung kaibigan naming babae. Agad namin siyang tinanong kung bakit. Ang sabi niya, sino raw yung babaeng nakatayo sa gilid ng tent kung saan siya naapwesto. Nagulat kami. Sabi namin ay wala
at nakaupo lang kami malapit doon. Wala na ring babaeng nasa labas noon. Dahil sa sobrang takot ay lumipat sila ng tent doon sa tent namin. Nagsilabasan pa nga yung ibang mga tao dahil sa sigaw ng kaibigan namin. Nagtatanong kung anong nangyari. Doon namin sinabi na may nakita raw yung kaibigan namin. Sabi nila, mukha daw ayaw sa amin ng babaeng multo at gusto na kaming pababain sa bundok. Matapos mahimasmasan ang lahat, nagsibalikan na sila sa kanya-kanyang tent at natulog na. Dahil ginamit na ng dalawang kaibigan namin yung tent namin, ay doon na kami natulog sa iniwan nilang tent kung saan daw niya nakita yung babaeng nakatayo. Itong si Robert na iihiraw tapos nagpasama doon sa isa naming kaibigan. Bali ako na lang ang naiwan doon sa tent. Hinihintay ko lang sila nung bumalik. Habang naglalakad sila doon sa di kalayuan ay may napansin akong parang tao doon sa pupuntahan nila. Itsurang babae siya. Noong una, akala ko yung mga campers lang din. Pero nagtaka ako kasi sina Robert umihi. Tapos halos nakaharap sila doon sa babae. Nagtaka ako noong mga oras na yon. Akala ko nga pinagtitripan nila yung babae. Pero nagtayuan yung mga balahibo ko at parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko noon. Nung naglakad yung babae, tapos bigla na lang siyang nawala nung napadaan sa may puno. Wala ring reaksyon sina Robert noon. Parang wala silang nakita. Natulala ako sa nangyari. Tapos pagbalik nila Robert, ba't daw ako namumutla? Para daw akong nakakita ng multo. Tinanong ko siya kung may babae ba silang nakita sa harapan nila doon sa pinag-ihian nila. Nagtaka naman siya sa tanong ko. Bakit ganoon raw ang tanungan ko sa kanya? Doon ko sinabi yung nakita kong babae na bigla na lang naglaho. Tinanong ko pa sila kung hindi pa talaga nila nakita yon. Kitang kita ko kasi at halos nasa harapan na nila. Ang sabi nila, wala raw silang nakita at bakit ko raw ba tinatakot yung sarili ko? Akala nga nila gumagawa lang ako ng kwento. Natatawa pa nga tong si Robert kasi pati raw ako ay natamaan na ng pananakot niya. Wala na akong nagawa nun. Pumasok na lang ako sa tent at pumagit na sa kanila. Hindi pa rin mawala yung takot ko nung madaling araw na yon. Lalo na rinig ko na parabang may naglalakad sa labas ng tent namin. Paikot-ikot ito. Hindi ko alam ang gagawin nun. Gusto ko nga sana silang gisingin at sumigaw. Nagtalokbong na lang ako sa kumot nun. Hindi ko na malaya na umaga na pala. Andoon na yung tour guide namin. Halos lahat ay nagsumbong doon sa tour guide dahil sa mga na-experience nung gabing yon. Hindi raw siya maapaniwala kasi yung mga una naman niyang na-tour doon ay wala namang gaanong karanasan. Pero ang sabi nga ni Kuya na may ganung mga kwento doon sa bundok na yon. Habang pababa kami ay patuloy pa rin yung pag-uusap namin sa nangyari. Kinausap ko yung dalawa naming kaibigang babae at tinanong yung itsura ng babae na yon. Habang sinasabi nila ay eksaktong-eksakto yung description nila sa nakita ko. Puti ang suot, hanggang bewang yung haba ng buhok at hindi malinaw o malabo ang muka. Ang sabi nga rin nila ay may nadinig din silang para naglalakad paikot sa mga tent namin. Kinausap ko noon ng masinsinan si Robert. Ang sabi ko ay hindi kami nagbibiro. Iginiit ko nga na dumaan talaga yon sa harap niya. Pinipilit pa niya akong sabihin noon na tinatakot ko lang siya at ginagantihan. Pero ang sabi ko, totoo yung nakita ko. Doon na raw siya naniwala at maski nga siya nagsitaasan ng mga balahibo. Iniisip niya kung bakit hindi raw nagpakita sa kanya yung kung anumang multo o elemento yon. Ang sabi ko, baka nagpapakita lang doon sa mga matatakutin. Pagkatapos ng camping naming yon, parang antagal rin bago nasundan yung sunod na gala namin. Hindi na kami nag-overnight camping. Madalas sa beach o talagang gala na lang. Medyo na trauma na rin kasi yung karamihan sa amin dahil sa na-experience doon sa bundok. Hanggang dito na lang po, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko.
Magandang araw po sa inyo. Ako po si TikTok Bay. Gusto ko lang pong i-share itong dalawang kwento na nangyari sa pinsan ko, sa akin at sa tita ko. Itong unang kwento ay nangyari sa pinsan ko nung araw ng libing ng lola ko. Naniniwala po ba kayo na kapag hindi mo nabindisyonan yung kabaong ng taong na mayapa ay susunod yung kaluluwa nito sa inyo? Ganito po yung nangyari sa pinsan ko. Mag-isa lang siya sa bahay dahil umalis ang kanyang mga magulang. Idagdag ko lang po na nangyari ito pagkalibing ng aming Lola Atang. Si Lola Atang na siguro ang pinakamabait na tao na nakilala namin. Kahit minsan ay may pagkamasungit siya. Namatay po siya dahil sa pneumonia at hindi ito agad na agapan. Bali nung libing po pala, lahat kami ay naghagis ang bulaklak sa ataol at nagsaboy ng holy water. Ngunit yung pinsan ko na to ay hindi man lang nagtapo ng bulaklak o kaya nagsaboy ng holy water doon sa kabaong. Ayon kasi sa pamahiin, masama raw ito dahil baka dalawin ka ng yumao mong kamag-anak. At hindi nga ako nagkamali. Sa kwento sa akin ng pinsan ko ay hindi raw siya pinapatulog ni Lola. Minsan nga raw ay umaamoy ang bulaklak ng patay sa kanilang bahay, partikular na kung nasaan siya at kapag mag-isa lang siya. Nagkibit-balikat lang siya sa mga nangyayaring pagmumulto daw ni Lola hanggang sa naulit yung pangyayari na hindi niya makakalimutan. Ayun nga, umalis ang mga magulang niya at si Giselle na pinsan ko lang ang mag-isa sa bahay. Nang biglang nagbukas yung TV kahit hindi naman niya ito inon. Ang naapaninindig balahibo pa ay noong mga panahon na yon, hindi na asaksak sa saksakan yung telebisyon. Nagpapatay sindi raw to na parang pinaglalaruan ng kung sino. Tapos nagulat na lang siya nang biglang sumara yung pinto ng kwarto niya at may naamoy na masangsang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Halos panawan siya ng ulirat nang makita niya na nakahiga sa kama ang lola namin. Nakasuot ito ng pangburol niya at parang may gustong ibulong sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tenga at doon narinig ang bulong ni Lola sa kanya. Hindi kita patatahimikin at hindi kita lulubayan hanggat di kita naisasama sa hukay. Napaatras siya. Nang biglang pagtingin sa kung saan ay wala na ang lola namin doon. Nagulantang na lang siya sa sumunod na nakita at nabasa sa pader. Isusunod na kita apo, kaya magtago ka na. At sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang lola na nakalutang at pilit inaabot ang kanyang mga kamay. Napasigaw na lang siya. Nang biglang may kumabig sa palikat niya. Ang mama niya na ginigising siya dahil binabangungot daw siya. Doon lang siya nahimasmasan noon at biglang nagdasal. Nag-ali din siya ng bulaklak sa kanilang altar at taimtim na ipinagdasal ang kaluluwa ng kanyang lola. Ito pong pangalawang kwento ko ay ang aking karanasan sa aking tita na hindi ko makakalimutan. Sabado ng umaga, naghahanda ako ng aming almusal noong mga oras na yon. Napansin ko na magandang panahon, maliwanag ang langit at sabi ko pa sa sarili na sana ay hindi umulan nang maapamasyal. 8 years old ako noon tapos yung tita Marites ko ay 11 years old. Tahimik lang si tita, mahiyain at palatawa. Lagi kong napapansin sa kanya na lagi siyang umuupo sa aming hagdan. Magkaasama kasi kaming nakatira sa iisang bahay nung bata pa kami. Ngayon ay may asawa't anak na siya. Nang bigla kong natanong sa kanya kung bakit lagi siya nakatingin sa hagdan at kung anong meron doon. Dagdag ko pa na titig na titig siya. Ang sabi naman niya, wala naman daw yun. Ang sabi pa niya, lagi naman daw kami naglalaro doon. Masiyahin talaga si Tita Marites na akala mo'y walang problema. Pagkatapos aming mag-almusal ay naghugas na agad kami ng pinagkainan. Lumipas ang oras at nakadama siya ng pagkainip
at sabay sabing matutulog lang daw siya sa kwarto. Bababa na lang daw siya kapag kakain na ulit. Sabay alis at akit niya sa hagdan. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Laking gulat ko nang may bumato sa aking likuran. Napasigaw ako sa sakit at tinanong kung sino ba yun. Pagkaharap ko, nakita ko na nandoon si Tita Marites at naangisi ito ng nakakaloko. Nang kakausapin ko na siya, ay bigla na lang siyang umalis. Napaisip ako kasi, akala ko ba matutulog siya sa taas, e ba't bigla siyang bumaba? Pagsapit ng gabi, bumaba siya at tinanong kung wala pa ba si nanay. Ang sagot ko ay wala pa. Ang sabi kasi niya, bukas daw ay manunod sila ng sine. Tas bigla ko naitanong sa kanya na kung ba't siya bumaba kanina at binato pa ako sa likod ng bato. Gumuhit ng makahulugan ang muka ni Tita Marites. Sa pagtataka, nasabi niyang hindi siya bumaba kanina dahil natutulog siya nun. Masarap nga daw yung pagkakahimbing niya at ngayon lang siya bumaba. Dagdag pa niya na huwag ko raw siyang takutin dahil nga matatakutin siya. Nang bigla siya nagpaalam na may bibilin lang daw siya at mamaya pa raw siya uuwi dahil kikitain niya yung mga kalaro niya. Pag alis niya ay nakaramdam ako ng konting takot. Nang may narinig akong kalabog sa taas ng kwarto ng aking tita, agad ko yun pinuntahan. Nang hilakbot ako dahil kita ko na nalaglag yung remote ng TV namin sa taas. Sa isip-isip ko, wala namang tao dito. Nang pababa na ako, ay may napihit ang aking mga mata. Si Tita Marites kasi, nandoon sa may kusina at umiinom ng tubig. Nagtaka ako kasi, umalis na siya at sabi niya, mamaya pa raw siya babalik. Bakit siya nandito? Nung tuluyan na akong bumaba para tingnan siya, ay bigla naman siyang nawala. Medyo nainis pero kinilabutan pa rin ako kasi tila ba pinagtitripan niya ako at lagi siyang nawawala. Nang napatingin ako sa hagdan at nakita ko na nandoon siya. Natakot na ako kasi paano siya biglang napunta roon? Kabababa ko pa lang at hindi ko naman siya naitang dumaan sa may direksyon ko. Nang bigla siyang maglaho na parang bula. Pagkatapos noon ay may pukpok sa aking ulo at narinig ko pa ang kanyang boses na nagsabing lumayas daw kami sa bahay na yun dahil sa kanya lang iyon. At kung gusto rin daw bang magaya ng tulad sa panggagaya niya sa tita ko. Lumipas ang araw na parang walang nangyari. Doon na nga nangyari ang hindi ko inaasahan. Alas 12 ng madaling araw nang maalimpungatan si Lola na nanay ng tita ko. Nagimbal siya sa nakita niya dahil si Tita Marites daw ay nasa hagdan. Nang kinausap niya ito at tinanong kung akala ba niya matutulog na siya ay wala siyang narinig na tugon mula rito. Gayang-gaya nito ang aking tita mula ulo hanggang paa. Pero ang mas nakakasindak ay nung pagharap nito kay Lola ay wala itong muka. Dito na raw nagsisigaw at umakyat sa taas ang aking Lola. Pag-akyat ay kitang-kita niya na nandoon si Tita Marites at mahimbing nang natutulog. Pagsilip niya ng hagdan ay wala na roon yung kinakausap niya kanina na walang muka. Simula po noon ay umalis na kami sa bahay na iyon. Hindi na namin nalaman pa kung sino yung nilalang na iyon at ayaw na naming kilalanin pa. Ako si Alexa at gusto ko lang i-share itong kwento sa inyong channel, sir. Ito'y karanasan ng kuya ko noong mga bata pa kami. Nasa grade 5 siya noon, samantalang nasa grade 3 ako. Magbabagong taon noon at nagkayayaan silang magkakaibigan na pumunta sa abandonadong lote para doon magsindi ng mga paputok. Nauso pa noon ang mga pikulo at watusi.
Doon nila inumpisahang magsindi noon dahil ayaw ni Mama na doon sila sa may bakuran. Ayaw niyang mangamoy ng watusi ang bahay. Nasusuka raw siya. Kaya naman mga bandang alas 5 na noon ng hapon ay andoon na sina kuya. Tanaw naman mula sa bahay yung lote. May mga puno lang yun ng saging at talahiban sa likurang bahagi. Tapos palayan na ang naapalibot dito. Sinabihan na sila noon ni Mama na huwag lumayo doon sa bungad ng lote. Baka raw kasi may ahas sa may talahiban. Naging tambakan na rin ng basura ang likurang bahagi. Doon nila tinatapon ang mga sinisinding pikulo. Mga 5 bata silang nandoon, kaya naman hindi gaanong nabahala si Mama. Basta sinabihan siya ni Mama noon na umuwi sa oras ng hapunan. Pero maghahapunan na kami noon ay wala pa rin si Kuya, kaya sinundo na siya doon ni Papa. Pagdating raw ni Papa sa bakanteng lote ay wala na roon sina Kuya. Hinanap pa daw niya ito sa bahay ng mga kalaro nito, pero andoon na raw ang mga kalaro niya at tagahapunan na. Pagbalik ni Papa ay nakasalubong daw niya noon si Kuya na naglalakad papasok ng bakuran namin. Nakita daw ni Papa si Kuya, pero tumuloy-tuloy lang daw ito. Hindi nito kinubo si Papa, kaya sinundan siya ni Papa para sermonan. Pero dumiretso lang daw si Kuya sa kwarto at sinarado pa ang pinto. Katok raw ng katok doon sina Papa at Mama, pero hindi sila pinagbubuksan ni Kuya. Pero nagulat ako noon nang makita si Kuya na lumabas ng banyo. Niyaya pa nga niya ako na kumain na kami, kaya tinawag ko sina Papa at Mama. Nagtataka at nagulat pa nga raw sila nang makita nila si Kuya. Kung ganun, sino raw yung pumasok sa kwarto niya? Nang pihitin na raw ulit ni Papa yung doorknob sa pinto ng kwarto ni Kuya, ay nagbukas na raw yun. Walang tao sa loob. Pinagalitan nila noon si Kuya dahil nakuha pa raw nitong pumuslit sa kwarto nito at magkunwaring kanina pa nasa bahay. Pero kahit sila daw ay napapaisip kung saan dumaan si Kuya, kaya pa ulit-ulit nila itong tinanong. Pero sinasabi lang ni Kuya na hindi daw siya pumasok ng kwarto niya. Pinagpilitan naman daw noon ni Papa na sinundan pa nga niya si Kuya at sigurado siya sa nakita niya na pumasok ito sa kwarto nito. Hindi noon pinayagan ni na Papa na lumabas si Kuya. Kahit umiiyak ito ay hindi nila ito pinayagan na magpabutok sa labas. Kaya nagmukmuk noon si Kuya sa kwarto niya. Nang ideklara na ang bagong taon ay tinawag siya noon ni na Papa para kumain. Pero hindi nun sumasagot si Kuya. Maya-maya nun ay napatingin daw si Papa sa bintana. Nakita niyang dumaan doon si Kuya, kaya napalintik na bata siya nun. Lumabas siya ng bahay para sundan si Kuya, na nakita niyang naglalakad na sa labas ng bakuran. Tapos na noon na magpaputok ang mga kapitbahay. Medyo tahimik na ang kalsada, kaya nagtaka daw si Papa kung saan papupunta si Kuya. Naarating siya sa may bakanting lote, pero hindi na niya nakita si Kuya. Doon naman daw ito lumiko. Tinawag daw niya si Kuya, pero walang sumasagot. Kaya muli daw niyang hinanap si Kuya sa bahay ng mga kalaro nito. Pero puros na naapatay na ang mga ilaw sa bahay nila. Pag-uwi ni Papa ay dire-diretso siya noon sa kwarto ni Kuya. Nakalak pa rin yun, kaya gumamit na siya ng susi para buksan. Halos nakasan daw ng dugo si Papa nang makita si Kuya na mahimbing ang tulog. Tiningnan daw niya ang bintana ng kwarto ni Kuya. Nakasara naman yun at mukhang hindi naman siya kasya kung sakali mang magtangka siyang lumabas doon. Ginising noon ni Papa si Kuya para sana alokin na kumain. Pero kahit anong gawin na pagising ni Papa ay hindi nagigising si Kuya. Hindi rin daw ito kumikilos. Nataranta na noon si Papa. Kaya kaming patulog na ay pinagigising niya noon. Nang bubuhati na niya si Kuya para dalhin sa ospital ay bigla naman itong nagising. Humugot pa ito ng malalim na paghinga saka dumilat. Habol-habol nito ang hangin. Para daw itong takot na takot, sabi ni Papa. Tinanong siya ni Papa kung napaano siya. Naramdaman din daw noon ni Papa na para siyang inaapoy ng lagnat. Nanaginip daw ng masama si Kuya. Hindi ko maalala ang eksaktong kwento ni Kuya noon, pero tinanong ko nga siya. Nakalimutan na rin daw niya. Parang hindi raw yata siya noon makaalis doon sa bakanting lote. Nagpuputukan na daw doon ang mga pinagtatapon nilang paputok, pero hindi raw siya maatakbo palayo. Hindi mawala-wala ang lagnat ni Kuya noon.
tinubuan pa nga siya noon na para mga paso sa katawan. Nang ipagamot daw si kuya sa isang albularyo, sinabi nitong may natamaan daw si kuya ng paputok. Isa raw yung elemento. Nagalit daw yun kay kuya, kaya pinarusahan daw ito. Nagamot naman si kuya noon, pero hindi na natanggal yung peklat ng mga paso niya sa katawan. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa amin kung ano ba yung nanggaya kay kuya noon. Anong klaseng nilalang yun? Gawa rin ba yon ng elementong nagparusa kay kuya? Ako si Gardo. Ngayon lang po ako maglalakas loob na ikwento ang nangyari sa akin noon nung nasa Old Bilibid Prison pa ako o sa mas kilala ngayon na Manila City Jail. Sa dami ng napapanood ko sa telebisyon, nababasa sa mga dyaryo o naririnig sa radyo, ang tungkol sa mga preso ang nagbibigay sa akin ng matinding kilabot. Marami kasi akong nakikita o naririnig tungkol sa mga pagpaparusa sa mga preso dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan. Partikular na rito ang kaparusahang kamatayan gamit ang silya elektrika. Ewan ko ba, pero sa tuwing nakikita ko ang silyang ginagamit sa pagkitil ng buhay, ay di ko maiwasang panindigan ng balahibo. Para kasing walang kalayaan ang mga kaluluwang nakaupo roon dahil sa kuryenteng nakapalibot sa silya, dahilan upang hindi sila makarating sa kanilang destinasyon. O masyado lang talagang malikot ang imahinasyon ko. Habang lumalaki ako, ay lagi nagpapaalala si Mama na magpakabait at huwag gagawa ng masama sa kapwa. Iwasan raw namin na gumawa ng kabalastugan para hindi makulong dahil marami ng kriminal sa ngayon ang nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika. Ngunit, sadyang mapaglaro ang tadhana. Taong 1986, sa edad na 23 ay nasangkot ako sa isang karumal-dumal na krimen. Nakapatay kami ng aking kasamahan. Hindi ko nalang idedetalye ang mga eksaktong nangyari, pero sadyang hindi iyon makatao. Ang masaklap pa, ako lang ang nahatulan, samantalang ang kasamahan kong pumatay ay nakatakas at naapagtago pa. Wala akong nagawa kundi harapin ang sentensya ng mag-isa. Nilagay ako sa selda malapit sa silid kung saan naroroon ang silya elektrika. Araw-araw ay nakatoka akong magwalis sa mismong silid kung saan nakalagay ang silya. Walang hinahayaang maglinis roon kundi ako lamang habang binabantayan ako ng isang pulis. Minsan ay iniwan ako ng bantay na pulis dahil kailangan niyang magbanyo. Habang nagmamap ay hinayaan kong nakabukas ang pintuan dahil pakiramdam ko ay mainit sa loob. Nagtaka ako nang may dumaang anino at tila ibinalya palakas ang pinto, pasara. Nagulat ako at kinabahan. Napalingon-lingon ako sa paligid, ngunit wala naman ako nakitang posibleng manakot sa akin. Lahat ng preso ay may kanya-kanyang trabahong ginagawa at may bantay rin ang bawat grupo. Nanindig ang aking balahibo, lalo na nang mapatingin ako sa silya elektrika. Ewan ko ba, pero parang may mga matang na atitig sa akin mula roon. Tipong hindi makausad sa kanyang kinalalagyan ngayon. Kinilabutan ako nang sa isang kisap mata ay may nakita akong lalaki. Nakaupo sa nasabing silya at sunugang muka at buong katawan. Nataranta ako at nagmamadaling tinakbo ang pinto. Ngunit gayon na lamang ang pamumutla ko nang makitang nakalak iyon mula sa labas. Naiiyak ako habang kinakalabog ang pinto upang may maapansin sa akin. Maaga pa naman kaya posibleng isinirado nila ang pinto. Nanginginig na ginagalaw-galaw ko ang doorknob. Natatakot akong humarap sa kanya dahil ayokong makitang muli ang itsura niyang sunog at nangangalit habang papalapit siya sa akin. Napapansin ko na ang kanyang anino sa likuran ko habang naririnig ang bulong. Kaya naman mariin akong napapikit at tinakpan ang aking tenga. Hintakot akong napasiksik sa pinto. Ilang saglit pa, biglang bumukas ito at iniluwa ang bantay na pulis na tinutok pa sa akin ang kanyang batuta.
Tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. Nanginginig at naluluhang ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Di bali nang mapahiya at mapagalitan ako basta't makalabas lang ako sa silid na iyon na naging huling hantungan ng mga kriminal. Ngunit sa halip ay umiling-iling ang pulis na naawa sa akin at ibinabana ang kanyang batuta na naatutok sa aking muka. Anya, napagdiskitahan din yata ako ni Kalbo ang huling hinatulan ng Silya Elektrika. Naparusahan kasi siya ng kamatayan at huli na nang malamang hindi pala siya ang tunay na may sala at inosente siya sa kriming ipinaratang sa kanya. Kaya simula nun ay madalang nang ginagamit ang Silya Elektrika. At nung taong 1987 nga ay inabolish na ang paggamit ng Silya Elektrika sa Pilipinas bilang death penalty sa mga kriminal. Nabigyan ako ng parol noon dahil sa good standing ko habang nasa Bilibid at nakalaya na nga ako noong 2016. Araw-araw kong sinasariwa ang pangaral ni Mama noon nung bata pa ako na iwasan ang gumawa ng masama sa kapwa para hindi na makulong pa. Hindi niyo ho alam ang hirap sa loob ng kulungan. Kaya't kung maaari, iwasang gumawa ng krimen nang hindi kayo maparusahan at makulong. Magandang araw Sir Bob at sa lahat. Itago mo na lang ako sa pangalang Mario. Itong kwento ay hango sa sarili kong karanasan. Nangyari ito taong 1984. 16 na taon pa lang ako noon. At noong mga panahon na yon, tinakas ako ni Lola sa pagmamalupit ng aking ama-amahan. Dinala ako ni Lola sa baryo ng Agdahon, Capiz, at kung saan malayo ako sa aking ina at amain. Pagdating namin sa nasabing lugar ay dumiretso kami sa lumang kubo ni Lola. Nagkataon naman kasi na ang dating nakatira doon ay umalis na. Isang linggo ang nakalipas bago kami dumating. Nang tanungin ko si Lola kung bakit sila umalis, eh hindi rin naman daw alam ni Lola ang dahilan. Nakatayo ang lumang kubo ni Lola sa gitnang bahagi ng kakahuyan. Malagubat ang nasabing lugar dahil sa dami ng mga puno't halaman sa paligid. Kay sarap pagmasda ng paligid na yon. Sariwa ang hangin at magaan sa pairamdam. Nang makapasok kami sa kubo ay inilapag ko muna ang aking mga dalang bagahe dahil sabi ni Lola ay lilinisin muna namin ang kwarto. Pagkatapos kong gawin yon ay umalis ako para maghanap ng kahoy panggatong. Tinuro din naman sa akin ni Lola kung saan ako dapat kumuha ng mga panggatong. Habang nangunguha ay may nakita akong dalawang lalaki na nag-uusap sa malayuan. Napansin ko pang bahagya silang napalingon sa direksyon ko, sabay turo kung saan ako nakatayo. Kaya naman bigla akong napayuko at napagpa siyang umalis na lang. Takip silim na nang makauwi ako sa kubo. Nadatnan ko pang tulog si Lola sa kwarto, kaya napagpasyahan ko ng magsaing para maapaghapunan na kami. Habang nagsasaing, hinugasan ko na lang din muna ang mga plato at baso dahil maalikabok ang mga ito. Nang tuluyan ko ng maihanda ang aming hapunan, saka ko ginising si Lola at sabay na kaming kumain. Habang kumakain kami, kinuwento niya sa akin kung anong pamumuhay ang meron sila nung kabataan. Doon ko rin nalaman na ang lahing pinagmulan pala nila ay may dugong manggagamot. Niminsan ay hindi yun naikwento ng aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Kahit nga ang aking ina, niminsan ay hindi iyon nabanggit sa akin. Sabi ni Lola, ang ama niya lang ang nag-iisang manggagamot na kayang gumamot ng napakaraming sakit. Pagkatapos si Lola sabihin yun ay wala na siyang ikinuwentong iba pa. Ang kwentuhan naming dalawa ay nalipat sa akin. Tinanong niya ako kung bakit daw ako palaging sinasaktan ng aking amain. Ang sabi ko naman ay palagi itong humihingi ng pera pambili ng alak at pangsugal. Pero hindi ko siya binibigyan ng pera dahil lahat ng kita ko ay inubos na niya. Kapag wala nga ako nung maibigay nun ay sinasaktan ako. Napakawalang hiya daw ng amain ko, sabi ni Lola. Ang laki pa naman daw ng katawan pero hindi marunong maghanap ng trabaho para kumita
at imbes ay pinangiinom at isinusugal lang niya. Hindi rin siya maapaniwala na ganoong klaseng lalaki ang napili ni ina. Hindi na ako noon nakaimik sa sinabi ni Lola dahil totoo naman ang lahat ng yon. Pagkatapos namin kumain ay niligpit ko na ang pinagkainan at hinugasan. Samantalang dumiretso naman si Lola at nagpahinga. Nang matapos kong hugasan ng aming pinagkainan ay maayos akong nagpaalam kay Lola na magpapahinga na rin. Nang makahiga ako sa banig ay agad na akong nakatulog at hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Ni hindi ko rin alam kung anong oras na atulog si Lola. Kinabukasan ay mas naunang nagising si Lola kesa sa akin. Maaga siya nagluto ng almusal kaya pagkagising ko ay kumain na kaming dalawa. Pagkatapos ay inutusan ako ni Lola na pumunta sa palengke para bilihin lahat ng mga pangangailangan na agad ko naman sinunod. Halos ilang minuto rin ako naglakad noon. Wala rin akong magawa dahil may nakapagsabi sa akin na bihira lang daw ang may dumadaan na sasakyan sa liblib na bahaging lugar na yon. Sa di kalayuan ay may nasulyapan akong maliit na tindahan at dala na rin ang pagod ay napagpasyahan kong magpahinga muna ron saglit. Nang marinig kong magkwento ang isang babaeng kaarating lang sa tindahan. Ang sabi niya ay may isang babae daw na natagpo ang patay sa kabilang baryo. Bugot daw ang ulo nun at wakwak ang tiyan. Ayon sa kwento, ginahasa daw muna yung babae bago pugutan ang ulo. At kung bakit daw nawawala ang kanyang laman loob, ay aswang ang may gawa nun. Usal naman ang tindera na marami pa rin sa mga tao doon ang naniniwala sa mga aswang na pagala-gala. Pero baka mga tulisan lang din ang may gawa nun. Napansin nun ang dalawang ginang ang presensya ko. Dahil tinanong pa ako ng mga ito kung saan daw ba ako nakatira at kung ano raw ang pangalan ko. Sinabi ko yung pangalan ko at kung saang barangay sa Agdahon at nakatira ako kasama ng lola ko, sabi ko. Kakalipat ko lang nun. Napansin ko rin ang mariing pagtitig sa akin ng may-ari ng tindahan na yon. Kaya hindi na ako nakatiis pa at tinanong ko siya kung may problema ba. Anang babae ay wala naman daw. Ngunit sabi rin niya ay may kamukha ako. Tinanong pa niya ako kung kilala ko raw ba si Mang Eman. Ang sabi ko naman ay hindi. Hindi ko kilala yung tinutukoy niya. Di na rin naman ako nagtagal doon at nagpaalam na ako sa kanila. Nagpatuloy na ako sa paglalakad patungo sa palengke. Nang maarating ako doon ay may dalawang lalaki ulit akong nadaanan at sobrang lakas sa mga boses nila. Narinig ko pa nga yung pinag-uusapan nila. Ayon sa isang lalaki ay may isang buntis na babae raw ang nakunan ulit dahil di umano sa sinipsip ng tiktik yung tiyan nito. Narinig ko pa nga na sumagot yung kasama niya na nung nakaraang araw daw ay naging usap-usapan din ang tungkol sa mga alagang manok ni Mang Erwin na ayon sa mga ito ay namatay. May kagat daw kasi sa leeg ang mga manok at wakwak din ang mga tiyan nito. Hinala nila na aswang ang may gawa nun. Matapos kong bilhin ang mga dapat kong bilhin, ay muli na ako nagpatuloy sa paglalakad. Napahinto pa nga ako nang may dumaang tricycle at tinanong ko kung pwede bang magpahatid sa baryo namin. Pero, ni isa sa kanila ay walang nagtangkang pasakayin ako. Ani pa ng ilan ay walang tricycle driver daw na bumabiyahe papunta sa baryo namin. Wala akong nagawa nun kundi mag-isang maglakad pabalik sa baryo. Napatigil lang ako sa paglalakad nang may isang matandang babae ang lumapit sa akin at nang hingi ng makakain. Gusot ang suot ng matanda at napakarumi din niya. Bakas din sa mukha nito ang pagod at pagkagutom. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa at agad ko siyang binigyan ng makakain. Nagpasalamat naman yung matanda sa akin. Hinawakan pa niya yung kamay ko at sinabing napakabait ko raw. Darating daw ang isang pangyayari na magpapabago ng takbo ng buhay ko raw. Medyo naguluhan ako sa huli niyang sinabi, pero binaliwala ko na lang yon. Ngingitian ko na lang siya, saka maayos na nagpaalam at nagpatuloy sa paglalakad. Bago pa nga ako tuluyang makaalis, ay pinayuhan ako ng matanda na mag-ingat ako sa pag-uwi. Bandang alauna ng hapon yon nang makabalik ako sa kubo. Naabutan ko si Lola na natutulog sa sala. Noong mga sandaling yon, nakaramdam na rin ako ng pagkauhaw at gutom.
Matapos kong dalhin ang mga pinamili sa kusina, ay nagtungo na ako sa pagkainan at naghalungkat ng makakain. Matapos kumain, ay dumiretso na ako sa kwarto at nagpahinga. Dala ng pagod, ay hindi ko man lang namalayan na naatulog na ako. Pasado alas 4 ng hapon yon nang magising ako. Nang nagtungo ako sa kusina, ay naabutan ko si Lola na abala sa kanyang ginagawa. Kaya nagpaalam ako sa kanya na mag-iikot muna sa labas. Hindi naman niya ako pinigilan at sa halip pinayuhan lang na mag-iingat ako. Sa aking paglilibot, nakarating ako sa isang bangin na tanawang kagandahan ng buong lugar ng Capiz. Naaliw ako noon sa tanawin kaya nagpa siya akong magpahinga muna doon. Napansin ko pa ang isang malaking puno na pinalilibutan ng maraming bulaklak. Naglakad ako papunta sa kinatatayuan noon. Hindi ko maiwasan na mamangha dahil maliban sa sobrang laki ng nasabing puno ay halatang may katandaan na rin ito. Napansin ko rin ang salitang nakaukit sa puno kung saan naasulat ang pangalang Eman. Nang mabasa ko yon, bigla kong naalala yung sinabi ng mga babae dun sa maliit na tindahan na pinaghintuan ko noon bago tumungo sa palengke. Bigla tuloy akong napaisip kung sino si Eman at naisip ko rin na tanungin si Lola tungkol sa bagay na yon pagka-uwi ko sa kubo. Napasulyap pa sa akin si Lola at napakunot ng noo. Bakit ko raw na itanong yon? Kinuwento ko na nakita ko kasi sa malaking puno na may pangalang Eman ang nakaukit. At naalala ko rin yung sinabi ng ali na may-ari ng tindahan. Nakamukha ko raw si Mang Eman. Tinanong ni Lola kung may iba pang sinabi yung matandang babae sa akin. Umiling na lang ako. Kwento ni Lola, yung Mang Eman na tinutukoy siguro noon ay yung ama niya dahil magkamukhang magkamukha raw kaming dalawa. Kilala daw kasi yung ama niya sa karamihan sa mga baryo sa Capiz dahil sa angking galing niya sa panggagamot. Mahilig daw yung ama niyang maglakbay noon sa iba't ibang baryo sa Capiz, kaya halos lahat daw ng lugar sa probinsya ay napuntahan na niya. Kinuwento ko rin kay Lola noon yung mga balitang nakalap ko nung namalengki ako, na halos lahat ay tungkol sa mga patayan na gawa ng tulisan at mga aswang. Pagkatapos kong ikwento ang lahat, ay tinanong ko si Lola kung totoo ba talaga yung mga aswang. Hindi na sumagot si Lola noon, at sa halip, inutusan na lang niya ako maghanda ng aming makakain. Hindi na rin ako nangulit pa kay Lola kasi masama ako magalit siya. Iyon ang sabi ni nanay sa akin. Pagkatapos kong ihanda ang makakain namin, ay agad namang tumigil si Lola sa kanyang ginagawa at sabay na kami kumaing dalawa. Habang kumakain, ay tahimik lang kami. Pasulyap-sulyap lang ako kay Lola na nung mga sandaling yun ay napansin kong parang merong iniisip. Hindi na ulit ako nagtanong pa sa kanya. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain at ganun rin naman siya. Nang matapos, nagpahinga muna ako saglit at pinahiran si Lola ng langis. Nang sumunod na araw, tanghaling tapat yun. Nagkataong abala ako sa paghuhugas ng bigas nang bigla na lang ako nakarinig ng pagputok ng baril. Sa sobrang lakas nun, narinig ko pang napasigaw si Lola hudyat na nagising ito. Nagmamadali pa akong pumunta sa kwarto niya at saka tinanong kung ayos lang ba siya. Ang tanging naging tugon niya ay nabigla lang daw siya dahil sa pagputok na baril na narinig. Sinabihan pa niya akong huwag lalabas ng bahay dahil baka mapahamak ako. Ayoko na rin silipin yung labas kung saan nanggagaling yung putok ng baril na yon dahil baka madamay pa ako. Nung mga oras na yon, tinanong ko si Lola kung bakit lagi siyang tulog tuwing tanghali. E dati naman ay hindi siya natutulog hanggat andyan pa yung araw. Pero sa halip na sagutin ako ni Lola ay sinabihan niya akong ipagpatuloy na lang ang naudot kong ginagawa sa kusina. Wala akong nagawa nun kundi sundin na lang siya. Matapos naming mananghalian ng araw na yon ay nagbungkal ako ng lupa sa bakuran namin para pagtaniman ng mga gulay. Sa loob ng halos 2 linggong pananatili namin ni Lola sa kubo ay naging maayos naman ang takbo ng buhay. Maliban na lang sa napapansin kong may kakaiba kay Lola. Palagi na siya nung nagkukulong sa bahay, lalo na sa loob ng kwarto niya. Lumalabas lang si Lola ng kwarto kapag madilim na sa labas. Hindi ko maiwasang mawirduhan sa Lola ko noon, pero naisip ko rin na ganun siguro kapag tumatanda na.
Gabi yun ng Sabado. Sariwa pa sa isipan ko yung pangyayaring naganap sa kalaliman ng gabi. Mahimbing ang tulog ko noon. Nang bigla akong maalimpungatan dahil sa sigawan ng mga tao sa labas ng kubo. Mabilis akong bumangon at una kong sinilip si Lola sa loob ng kwarto. Pero wala siya doon. Sa di malamang dahilan, nakaramdam ako ng kaba. Kaya nagmadali akong lumabas ng kubo. Naabutan ko si Lola na pinalilibutan ng maraming tao. Ang mas lalo ko nung pinagtaka at kinagulat ay may dalang mga armas at apoy na sulo ang mga ito. Nagkakagulo ang mga tao at baka sa kanila ang galit kay Lola. Hindi ko maiwasang malito noon at maguluhan sa mga nangyayari. Aswang! Sunugin ang buhay ang aswang na yan! Isa sa mga tao ang malakas sa sumigaw habang naaturo sa Lola ko. Napako ako sa kinatatayuan. Mas lalong nagkagulo ang mga tao sa paligid at walang tigil na pinagbibintangan si Lola na di umano ay isa raw aswang. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko siya nakitaan ng anumang emosyon kaya di ko maiwasang makaramdam ng takot. Muli kong naalala yung mga kakaibang kinikilos niya nitong nakaraang araw at di ko mapigilang mapaisip na baka nga isang aswang si Lola. Sinong aswang ba ang tinutukoy ninyo? Walang aswang dito! Sa wakas ay nagawang isigaw ni Lola sa mga tao. Naghimutok ang iba at sinabing si Lola raw ay isang aswang. Huwag na raw siyang magkunwari dahil alam nila ang totoo. Ilang gabi na rin daw silang naamasid sa kubo namin at ilang beses na siyang nakikita na lumalabas ng kubo tuwing gabi. Hindi ko nun maiwasan na maniwala sa kanila dahil may katwiran naman. Ilang beses ko rin nahuli sa akto si Lola na lumalabas nga ng bahay pagsapit ng hating gabi. Nagpatuloy ang sigawan at kaguluhan sa paligid, samantalang pilit naman tinatanggi ni Lola ang binibintang sa kanya. Hanggang sa isang matandang babae ang naglakas ng loob na lumapit kay Lola. Pinigilan pa nga siya ng mga tao, ngunit hindi siya nagpapigil. At nang tuluyan siyang makalapit sa harapan ni Lola, ay walang pagdadalawang isip na sinuri ng matanda ang Lola ko. Nagkakamali kayo. Nagkakamali tayo. Hindi siya isang aswang dahil siya ang nag-iisang babaeng anak ni Mang Eman. Isang tanyag na manalakbay at manggagamot dito sa lugar natin sa Kapis. Sigaw ng matandang babae na ikinatigil ng mga tao. At nang makumpirma nila na nagsasabi ng totoo ang matanda, nakasamahan din nila ay napayuko ang mga ito at agad na humingi ng paumanhin kay Lola. Pasensya na po at hindi namin agad kayo nakilala. Matagal na panahon na rin kasi na hindi namin kayo nakita. Isa pa, malaki na po kasi yung pinagbago nyo. At kung hindi lang dahil sa marka sa leeg, ay hindi kita makikilala. Humingi ng pasensya ang mga tao kay Lola sa kanilang ginawa at nagsiuwian na sa kanilang tahanan. Kami naman ni Lola ay pumasok na sa loob para mag-usap. Umupo kami ni Lola at doon ikinuwento niya ang nangyari nung nasa edad 20 pa lang siya. Ayon sa kwento ni Lola, ang ama raw niya na si Mang Eman ay isang manlalakbay at manggagamot sa iba't ibang baryo sa Kapis. Hanggang sa isang araw, napadpad daw ito sa hindi inaasahang lugar. Yun pala ang kuta ng mga aswang. Pagdating raw niya roon ay may isang lalaki ang nag-imbita sa kanya na pumunta sa kanilang bahay. Hindi na raw nakatanggi ang ama ni Lola at sumunod rin ang kanyang ama kasama ang isa pa niyang kaibigan. Gabi na raw nang makarating sila. Nagtipo ng mga aswang para salubungin daw ang kanyang ama. Pinaghandaan sila ng kanilang matutulugan at makakain. Pagkatapos ay pinagpahinga raw sila. Pagdating ng hating gabi, lumabas daw ang ama ni Lola para umihi. Ngunit agad daw itong natigilan sa di kalayuan nang makita niya ang dalawang aswang na nag-uusap. Narinig niya ang planong pagkatay sa kanilang dalawa ng kaibigan niya. Kaya bumalik agad siya sa kanilang tinutuluyan. Agad naman niyang ginising ang kanyang kaibigan para tumakas sa lugar na yon. Sa kanilang pagtakas, hindi raw inaasahan na maagawa sila ng ingay. Kaya nabulabo ang lugar at nagsilabasan ang mga taong pinaniniwala ang aswang. Tumakbo sila ng matulin at sinubukang tumakas sa mga yon. Sinabihan din daw ni Lolo Eman ang kanyang kaibigan na mauna na ito
dahil harapin pa raw niya ang mga aswang. Kaya nagkaroon ng away sa pagitan ni Lolo at ng mga aswang. Habang nakikipag-away daw, ay 6 na aswang ang napatumba niya bago siya masugatan at tuluyang nagapi ng mga aswang. Ayon pa kay Lola, nakita pa raw ng kaibigan ng ama niya ang pagkawakwak ng aswang sa tiyan ni Lolo Eman at kung paano nila ito kainin. Nasaksihan daw ng kaibigan nito ang lahat ng mga nangyari. Sa sobrang takot ng kanyang kaibigan, ay muli itong napatakbo at hinabol rin ng mga aswang. Takbo siya ng takbo hanggang sa di niya namalayang nahulog na pala siya sa isang bangin. Buong magdamag daw siya na nasa bangin na yon. Hanggang sa mag-umaga na ay andoon lang siya hanggang sa hindi niya napansin ang mga aswang sa paligid. Sa kanya sinubukang tumakas, agad siyang umalis sa kagubatan at nang maarating daw siya sa bayan ay naikwento niya sa mga kakilala at naasalubong ang nangyari sa ama ni Lola. Naikwento niya rin ito ng personal kay Lola na sadyang ikinapanlumo niya. Makaraan daw ng ilang araw ay umalis din sa baryo ang kaibigan ng ama ni Lola sa takot na baka balikan siya ng mga naasagupang aswang at kitili ng buhay. Simula raw noon ay hindi na nila ito nakita pa. Matapos aming magkwentuhan ni Lola ay iniabot niya sa akin ang isang antikong kahon. Nang buksan niya yon, bumungad ang isang latigo. Halatang antigo na rin yon dahil maliban sa maalikabok na ay makaluma rin ang naatatak na disenyo sa hawakan ng nasabing latigo. Binigay yon sa akin ni Lola bilang pamana raw. Yun daw ang nag-iisang kayamanan ng aming angkan. Maraming pagsubok na raw ang dinaanan ng latigong yon, kaya ingatan ko raw ng mabuti. Ikinagulat ko ang sinabi niya. Nanginginig pa ngayon mga kamay ko nang iabot niya sa akin yung antigong latigo. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nang tuluyan kong mahawakan yung latigo, parang may kakaibang kuryente akong naramdaman. Yung parabang may agad na pumasok sa isip ko, yung pagiging isang manlalakbay at manggagamot ni Lolo Eman. Dagdag ni Lola ay gamitin ko raw sa kabutihan at pagtulong ang regalong natanggap ko. Kahit naguguluhan pa rin ay napatango na lang ako sa kanya. Sa kasamaang palad, makalipas ang ilang araw nun ay minagnakaw sa loob ng bahay habang eksaktong tulog kami ni Lola. Tinangay ng mga masasamang loob ang ilang kagamitan, pera, pati na yung lumang kahon kung saan naroon yung antigong latigo na pamana ni Lola sa akin. Labis kami ng lumo, lalo na si Lola, dahil sa nangyari. Hindi na nakilala pa kung sino yung nagnakaw sa bahay ni Lola. Wala rin kasing nakasaksi sa nangyari. Naging palaisipan sa amin kung saan napunta o kung ano nang nangyari doon sa antigong latigo. Namatay na rin si Lola makalipas ng maraming taon dahil na rin sa katandaan. Pero hanggang ngayon, kapag naaalala ko ay nanghihinayang ako. Baka iba siguro ang naging kapalaran ko kung sakali mang naging manggagamot din ako katulad ni Lolo Eman. Kung nasaan man ang pamana ni Lola, sana ay nasa mabuti itong mga kamay. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Pasensya na kung napahaba. Sana ay mabasa nyo at marinig ko itong kwento ko. Magandang araw. Ako si Alessandra. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko nung nagtrabaho ako abroad. Pamilyadong tao na ako at may 6 na anak na pinapaaral noon. Maliban sa mga anak ay pinapaaral ko rin ang mga kapatid ko. Ako kasi ang ate nila at panganay. Construction worker ang asawa ko at hindi sapat ang kinikita niya para sa pang-araw-araw namin. At yun nga, dahil sa matinding pangangailangan ay napilitan akong umalis ng Pilipinas. Nangyari itong kwento taong 2011. Noong mga panahon na yon ay magwawalong taon na akong nagtatrabaho bilang kasambahay sa bansang Qatar. Bilang isang OFW ay hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko.
nag-iisa lang akong kasambahay kaya all around ang trabaho ko. Ako ang tagalinis ng buong bahay mula first hanggang third floor. Ako rin ang tagalaba, tagaluto at kadalasan tagahatid din ng dalawang anak ng mga amo ko na nag-aaral sa primary. Halos hindi ako makakain at makatulog ng maayos. Idagdag mo pa yung pananabik ko na muling makita at makasama ang aking pamilya. Pinagbabawalan ako nung gumamit ng cellphone. Twice a month ko lang pwedeng tawagan ng pamilya ko sa Pilipinas. At sa katunayan, kung hindi pa ako magmamakaawa sa mga amo ko, ay hindi pa nila ako papayagan na kontakin ang pamilya ko. Sa kasamaang palad ay napunta ako sa malulupit na amo. May dalawa silang anak na nag-aaral sa primary. Bali lima kaming lahat na nakatira sa iisang bahay. Malupit ang mag-asawa kong amo. Tipong konting pagkakamali lang ay sisigawan at pabubuhatan pa ako ng kamay. Minsan pa nga, hindi ako pinapakain ng ilang araw bilang parusa. Ilang beses na rin akong kinulong sa loob ng madilim nilang bodega. Maliban sa pagmamalupit sa akin ay sobrang delayed din ang sahod ko. Swertihan lang pag nasa good mood sila dahil hindi nila babawasan yung sahod ko. Ilang beses na rin kasi nilang binabawasan yung perang papadala ko sana sa pamilya ko. Naging ganun ang takbo ng buhay at trabaho ko sa loob ng 8 buwan sa bansang Qatar. Ngunit hindi ko lubos akalain na mas magiging malala pa pala yung kapalaran ko. Nakatanggap ako ng balita mula sa kamag-anak ko sa Pilipinas na iniwan daw ng asawa ko ang mga anak namin sa nanay ko at sumama raw ito sa ibang babae. Nung una, hindi ko sila pinaniwalaan. Ngunit nang marinig ko yung balitang yun mismo sa nanay ko at sa mga bata, ay halos gumuho ang mundo ko. Sobrang sakit nun. Tipong ginawa ko naman ang lahat. Nagpakahirap sa abroad, mabigyan lang ng magandang kinabukasan yung pamilya ko. Ngunit mababalitaan ko na lang na may iba pala siyang babae. At mas matindi pa, tangay-tangay niya yung perang pinaghirapan ko. Nabalitaan ko lang din na umalis sila ng kabit niya sa lugar namin. At simula nun, tuluyan ang naputol yung koneksyon namin ng asawa ko. Galit na galit ako nun, at the same time, durog na durog. Halos hindi ako makapaniwala na ang taong pinagkatiwalaan ko ng husto ay siya palang magtataksil sa akin. Walang gabi nun na hindi ako umiyak at naapektuhan ang trabaho. Idagdag mo pa yung pagmamalupit ng mga amo ko. Hanggang sa nangyari isang gabi ang hindi ko inaasahan. Tahimik akong umiiyak noon sa kwarto nang biglang pumasok yung amo kong lalaki. Nabigla ako nang makita ko siya at hindi ko rin maiwasan nakabahan dahil sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. Napatayo pa ako mula sa pagkakahiga saka tinanong kung anong kailangan niya. Napangiti lang siya sa akin saka naglakad papalapit. Napaatras ako noon at kinabahan lalo nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. Sinabihan ko siya na kung wala siyang kailangan ay makakaalis na siya sa kwarto lalo at malalim na ang gabi. Ngunit napangisi lang siya saka sumenyas na manahimik ako. Takot at takot ako noon. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay namalayan ko na lang na sapilitan na akong ginagahasa ng amo kong lalaki. Nanlaban ako at sinubukang kumawala pero hindi sapat yung lakas ko para maatakas. Ilang beses pa niya akong pinagbantaan na tumahimik ako. Kung hindi raw ako tatahimik ay papatayin niya raw ako at maging ang pamilya ko. Wala akong nagawa kundi tumahimik habang humihikbi. Nang magsawa siya sa pamababoy sa akin ay kusa rin siyang lumabas ng kwarto at iniwan akong durog na durog sa loob ng kwarto. Hindi ko na nun natiis yung pagpapahirap sa akin ng mag-asawa. Kinabukasan din nun, tumakas ako sa bahay nila at agad humingi ng tulong sa agency. Nang mabalitaan ng kapwa ko Pinay ang nangyari sa akin sa mga malulupit kong amo, tinulungan nila ako at pinakasuhan namin ang mag-asawa. Sa kabutihang palad, nakuha ko rin yung hustisyang hinangad ko. Kinasuhan ang mga amo ko, lalo na doon sa lalaking kumahasa sa akin. Nakulong siya. Sa pagkakaalam ko, yung mga anak nila ay kinuha ng ibang kamag-anak nila. Makaraan ng ilang linggo ay bumalik ako sa Pilipinas na walang wala. Hindi ko nga maiwasan nun na manliit sa sarili
lalo na nang sumulubong sa akin yung mapanghusgang mata ng mga nakakilala sa akin. Hindi ko na rin naikwento sa pamilya ko ang tunay na nangyari sa akin sa abroad. Ang buong akala ko noon, hindi na ako makakabangon. Ngunit isang magandang oportunidad ang kumatok sa pinto. At ang dahil doon, unti-unti akong nakabangon. Sa kasalukuyan, sir, ay maayos na ang buhay ko, naming pamilya at ng bago kong asawa. Yung ilan naman sa mga anak ko ay naging pamilyado na rin at parehong may magagandang trabaho. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin yung alaala ng malupit kong naging karanasan sa abroad na minsan nagbigay ng trauma sa akin. Ang mas mabuti lang nito, sa kabila ng madilim kong nakaraan ay di yun naging hadlang para magpatuloy sa buhay. Ang mapapayo ko lang sa mga OFW na nakaranas din ng naranasan ko, tataga ng sarili at kung maaari ay lumaban kayo kung kayo ang nasa tama. Mahaba pa ang lalakbayin at marami pang magagandang maaaring mangyari sa inyo.